And ayan. Ayan, live na tayo. Ayan, isang magandang gabi po sa ating lahat and welcome po sa isang natatanging broadcast ngayon ng Sir Danilo's Class. Ako po si Ginong Danilo Costa Lumabas, guro ng Araling Panlipunan sa Mataas na Para lang Felipe G. Calderon sa lungsod ng Maynila. At sa pagkakataong ito, isang natatanging broadcast naman po ang ating iahandog para sa ating mga viewers ngayong gabing ito. In celebration of the 500 years of the arrival of Christianity in the Philippines, o ikalimandaan taon ng pagdating ng relihiyong Pinas. Kung matatandaan natin, nung nakaraang episode natin ng Sir Danilo's Class, ay ipinakilala sa inyo ang debosyon sa Poong Jesus Nazareno, isang natatang debosyon dito sa Pilipinas at bahagi na mismo ng kulturang Pilipino. And sa tulong ng ating kasamang si James Benedict Malabanan, ay may mga nilinaw tayo na ilang mga punto sa bahagi ng kasaysayan ng pagdedebosyon sa mahal na Poong Jesus Nazareno na siguro ay nararapat nating maitama. Naging bahagi din ng discussion natin noong nakaraang Sir Danilo's Class, ang naging pagbabahagi ng ilan sa mga deboto ng mahal na Poong Jesus Nazareno at kung paano nakaapekto ito sa kanilang pamumuhay bilang isang laiko at isang mananampalatayang katoliko. Ngayon, sa pagkakataong ito, ay isang panibagong paksa muli ang ating talakayin nito. Again, in celebration of the 500 years of the arrival of the of Christianity here in the Philippines. At sa pagkakataong ito, tayo ay tutulungan ng ating mga pinagpipitaga ng mga kaibigan mula sa Santo World na siyang magbabahagi ng kanilang mga natatang kaalaman and eksperyensya o karanasan pagdating sa mga iba't ibang debosyon nitong mahal na po na mahal na Santo Nino. As we all know, bukas ay ipagdiriwang na natin ang kapistahan ng mahal na po na mahal na Santo Nino. And ang debosyon sa Santo Nino ay isang malaking bahagi na ng pagdedebosyon ng marami sa mga Pilipino sa Pilipinas sa napakalawak na bahagi ng Pilipinas ay may mga naging deboto na ng mahal na Poong Santo Nino at marami na sa mga parokya sa Pilipinas ang nakatalaga
sa banal na ng si Jesus. At sa gabing ito ay tatalakayin natin una ang kasaysayan kung paano dumating ang debosyon ng mahal na Santo Nino sa Pilipinas. Ikalawa ay ipakikilala sa inyo in a rundown yung mga iba't ibang mga kilalang debosyon ng Santo Nino dito sa Pilipinas, ang kanyang kasaysayan, paano lumago ang kanyang ang debosyon sa Santo Nino dito sa mga particular na lugar na ito sa Pilipinas, at kung ano yung naging cultural impact ng debosyon ng Santo Nino sa pananampalatayang Katoliko. And mapalad tayo ngayong gabing ito dahil dalawa ang makakasama natin ngayon na maalam sa mga ganitong bagay tungkol sa kasaysayan at mahal na poong Santo Nino. Una ay ipapakilala ko po uli sa inyo ang ating mga makakasama ngayong gabing ito. Una, ito'y pangatlo na niyang pagbabahagi ng kanyang nalalaman tungkol sa pananampalatayang Katoliko. Siya'y naging bahagi na ng ilan sa mga naging episodes natin ng Sir Danilo's Class. And as we all know, siya ang kasalukuyang ngayong vlogger ng Pintakasi PH na naglalaman ng mga iba't ibang mga saysay hinggil sa mga iba't ibang natatanging mga Catholic images and devotions dito sa Pilipinas. Walang iba kundi si Mr. James Benedict Malabanan. Magandang gabi, hi! Benny. Live hello. Tayo ngayon. Yes, hello po. Magandang gabi. Hi, okay. Hello Dan. Para ka na magpakita. Para ka na magpakita and... sa camera. Okay na. Okay na. Ah, okay. Sige. Yeah. Deligyat ako dito. Ngayon, yeah. Ay papakilala ko naman ngayon sa inyo yung ating pangalawang makakasama ngayong gabing ito. He's also a good friend of mine. He also graduated from San Beda in Alabang. And now currently, the content director and cooperator in Finding God in every Place blog. At siya ngayon ay masusing nakikipag-ugnayan sa mga kaparean natin mula sa Opus Dei. Walang iba, kundi si Mr. Juan Paulo Bagatsing. Magandang gabi, JP. Live tayo ngayon sa Sir Danilo's Class. Isang mapagpalang gabi po sa iyo, Sir Danilo, kay Sir James, at Viva Santo Nino sa atin lahat. Viva Santo Nino! Viva Santo Nino! Viva Santo Nino! Viva Santo Nino! Ako'y nagpapasalamat muli, Benny, sa ikatlong pagkakataon, and JP. Of course! Walang problema. Anytime. Inang inyong oras at inyong kaalaman pagdating sa mga iba't ibang bagay tungkol sa pananampalatayang Katoliko at sa natatanging debosyon ng mga Pilipino sa simbahang Katoliko. So ngayon ay alam natin na tayo ngayon ay magtatalakay hinggil sa isang natatanging debosyon na malapit sa puso ng mga Pilipino, at ito yung debosyon sa Santo Nino. So, kung itatranslate natin, ang Santo Nino, in English, it means? Holy Child. Holy Child. Binisya siya sa Spanish term. Kung totoo oo, kasi ano eh, may mga ibang religion na nagsasabi na, wala naman sa Biblia ang Santo Nino eh. Maari bang pakipaliwanag nyo sa amin, siguro pasimulan muna natin kay JP. Sa ano nga ba yung origin mismo? Ay, ano ba yung biblical teachings na alam natin na may kinalaman sa Santo Nino? Regarding sa Santo Nino, kung titingnan natin sa Biblia, it speaks about yung kabataan ni Jesus, ng batang Jesus. Mm-hmm. Na kadalasan nakikita natin sa simula ng scripture ng kanyang kapanganakan hanggang doon sa pagkawala niya sa templo at pagkatagpo sa kanya sa templo, lahat ng yon pag dinescribe mo sa kanya bilang batang Jesus sa wikang Espanyol ay tinatranslate sa salitang Santo Nino. Yes. All the Gospels makikita mo doon about the child Jesus from his birth until the finding in the temple. Actually, hindi na sasabihin ko, mula doon sa panahon mula siya'y sinilang hanggang sa pagkatagpo sa kanya sa templo, yun yung panahong si Jesus noon ay bata. In Spanish, so Benny, meron palang basis. May biblical basis tayo regarding sa ating nasagawang pagdedebosyon sa Santo Nino.
What, yes. Anong take mo dito? Well, it is true na it is a biblical basis. And also, aside dyan, there were also some traditions then, not only sa ating simbahan, but also sa mga Eastern churches, like sa mga Coptics, sa mga Orthodox churches natin, na merong mga ano din, kwento about sa mga paghihimala ng Batang Jesus. Nung one of them is na pumunta sila sa Ehipto, na sinasabi, nung tumakas ang Sagrada Familia papuntang Ehipto, yung mga itulo na inaanan ng mga Egyptians biglang nagsipagsakan nang tumating ang mahal na Santo Nino. Eh sinasabi, yung mga nakikipaglaro sa Batang Nino, parang natututo sila agad sa kanya. So, yun yung base sa mga Coptic and Eastern traditions. Kaya, hindi lang siya biblical. Hindi lang siya Katoliko. Hindi lang siya Katoliko. Yes. Hindi lang siya dito sa Pilipinas. Yes. Meron din siya mga legends sa mga Orthodox churches. And you might notice na some early images ng ating simbahan sa mga icons, you would notice na meron ng mga Ninyo Jesus na kalong-kalong ng birhen. Okay. Teka, putulin ko lang ha. I would like to acknowledge the presence of Sir Marky Espanola. Siya yung kinukwento ko. Siya yung presidente ng Manila Public Secondary Studies Teachers Association. He's from Pandacan, Sir Marky. Magandang gabi po. Magandang gabi po. Manila. Magandang gabi. Salamat sa panonood. And he's also one of the devotees of Santo Nino de Pandacan. So, ibig sabihin, ay hindi lamang pala siya isang Catholic event na nangyayari dito sa Pilipinas, kundi may malawak din itong saklaw ng, yes. ng pagdedebosyon. Hindi lamang sa usaping pangkatoliko, kundi kamo, even sa Coptic churches, sa Africa, sa Egypt, ay meron din ganitong sinasagawang pagdiriwang din pala. Well, it's more of a narrative, pero they would more direct it sa Theotokos. Ah, okay. Hindi siya yung parang katulad dito sa atin sa Pilipinas na ito isang hiwalay no. na devotion sa atin. It's more on Theotokos-centric and also in relation din sa mismong katauhan ng ating Panginoon. They don't really have this specific icon ng Ninyo. It's only kasama lang siya ng mahal na birhen. Okay. So kasama din natin nanonood ngayon si Prince Lawrence sa Toledo, si Gio Panpan, si June Di Mar de Guzman. Hi! Good evening! Hello! Brett Licayos Tahimik, and hello daw, Aviva Santo Nino de Pandacan, sabi ni Sir Marky, magandang gabi. Yeah, so, Aviva Santo Nino. Aviva Santo Nino. Maging malaganap, especially dito sa Pilipinas, yung pagdedebosyon mismo sa poong Santo Nino. Pero, paano nga ba, at saan nga ba, nagsimula yung ating isinasagawang pagdedebosyon sa poong Santo Nino? Benny, yes. Okay. So, even before, kasi ang Santo Nino devotion kasi was already laganap in Europe. Particularly sa Holy Roman Empire and sa Rome. Kasi sa Rome, you have the Bambino di Araceli. Then, sa Czechoslovakia, you have the Santo Nino de Praga. And then sa Spain, it will be the Santo Nino de Atocha. And sinasabing, one of the modern instigators ng Santo Nino devotion na bilang hari was what can be traced to St. Teresa of Avila because of a certain vision na nasa kanyang autobiography na nagpakita ang Santo Nino sa kanya at nagpakilala si Teresa. Ako si Teresa di Jesus. At ang pakilala naman ng ninyo, ako si Jesus ni Teresa. And from there, doon nagsimula ang Santo Nino devotion. And kumala talaga siya. And sinasabi na, and one of the copies na ibinigay was, ay napunta sa Prague. Okay, sinasabi. And dito, sa Prague naman, dito nagkaroon ng aparisyon sa isang Carmelite na friar, si Venerable Father Cyril of the Mother of God. And in so basically pala may Carmelite ang devotion sa Santo Nino sa Europe. Yes. And most of the Santo Nino devotions in Europe, like especially sa Prague, it's handled
by the order of the discalced Carmelites. Mm. Ay, by the way, pabatiin ko lang, one of the foremost teachers of social studies in Manila, Sir Raymond Philip Quilas Datuon from, ay, doon ako na sa Chiang Kai-shek College pa to, si Sir Datuon. Magandang gabi, sir. Welcome Hello po sa Sir Danilo's class. Hello, good evening. Hello po. Good evening po. Ayan. Okay. Going back. Yes. So, continue natin. Dito naman sa, it was in this vision ng mahal na po ang Santo Nino sa Praga na sinabi niya, the more you will honor me, I will bless you. Doon talaga nagsimula yung ganung quotation. Mm-mm. And from there, dito na talaga lalo kumalat ang devotion sa mahal na po ang Santo Nino internationally. Until such time in 1521, we all know what happened. Nagpati si Pagellan. Pagellan sa Pilipinas. Yes, we all know what happened. Tapos nagkaroon ng binyagan sa Cebu. At dito ibinigay niya kay Hara Humamay or Reina Juana ang imahe ng mahal na po ang Santo Nino. Na sinasabi, ang suot niya noon was yung kanyang tunic at nakabonnet. According sa mga records. At ito ay nangyari mismo right after nung isinagawa ang pagbibinyag kay Reina Juana. And rinesend sa kanya Santo Nino as one of, as a gift. Actually, may tatlong gift siya. One of the three gifts. Yun, actually, yung lilinawin natin ngayon. Liit sa kalaman ng lahat, hindi lamang ang Santo Nino ibinigay kay Reina Juana. Ano yun, JP? Ayon sa history natin, pagkatapos nung pagkabinyag sa kanila, tatlong regalo ang binigay sa kanila. Ang una, yung tinatawag nating half-bust na Ecce Homo, na depiction na naghihirap na Kristo. Tapos ang pangalawang regalo ay isang imahe na Mama Mary na alam natin correct me if I'm wrong na yung Remedios, ang Berhen Sacota de los Remedios. At yung panghuli, ang kinikilala natin ngayon ang Santo Niño de Cebu, ang pinaka kung tutuusin out of the three gifts was the most notable. Yes. Mm-mm. Si John Patrick De Castro, bumabati, magandang gabi mula dito sa bahay ng Plaridel ng Okingwa ng Bulacan. And hello. Sa ating department, AP department, Ma'am Ebuena Alvarez ay nanonood ngayong gabing ito. Magandang gabi po, ma'am. Hello Yan. Po, magandang gabi po. So, sa records ay tatlo yung images na binigay bilang regalo sa kay Reina Juana. And out of the three, dalawa na lang yun nandoon. Oo, out yung of the three, dalawa na lang ang natitirang nakikita pa natin. Kasi ang Ecce Homo ay nandun sa San Agustin Museum eh, pero may balik din naman sa Basilica ng Santo Niño sa Cebu. Ang unfortunate lamang ay until now, ay out of nowhere pa rin si Virgen de los Remedios o yung Virgen Sacota. Yeah. Magamat may mga chismis, huwag na lang nating banggitin. Kasi may nagsasabi na nabomba. May mga nagsasabi she was kept somewhere. So it's still out hindi pa rin natin matukoy kung ano na ang whereabouts niya. And from there, parang medyo missing pa siya. So ang kinilalang oldest existing ay ang Birhen de Guia. Yes, siya pa rin. Unless kumahanap yun. So, hello sa ating 32 viewers ngayong gabing ito. Magandang gabi po. Hello po. Hello. So, continue watching and share lamang po para mas mapanood ito ng ating mga... Yes. Ayan. So, live tayo sa pinaka-PH din. Live din tayo. Thank you. So, dumating na at ipinagkaloob na kay Reina Juana yung imahe ng Santo Nino. Ano nangyari? After. Okay. After niyan, yes. Ikaw muna. Sige. After niyan, di ba, naging tahimik ang kasaysayan natin kung ano nangyari in between. Diba? Pero, later on, sometime in 1565, okay, nung dumating si Adelantado Miguel Lopez de Legazpi para i-reclaim ang Reconquista, okay. One time, naghahanap sila yung naghahanap at nagagalugad sa buong Sugbo. It so happens that one of the soldiers named Juan Camus, nakahanap siya ng isang natatanging kahon.
sa isa sa mga bahay na puro mga anito. And strangely enough, habang ini-inspect nila man ang kahon, it was the Santo Nino that he found. Mm-mm. Yes. And actually, that explains why, kanina pinag-usapan namin to ni JP, ang kasalukuyang ibinibilang na taon ng pagdiriwang ng Santo Nino ay hindi 500 years, kundi 400. Paliwanag mo nga, JP. Actually kasi, if you would see doon sa Facebook page ng Minor Basilica of the Santo Nino, makikita niyo bakit 456 ang pang 456 anniversary of ano parang sineselebrate natin at hindi 500 years. Ano no, 500 years. Normally you would count it as part of the 1521 relics, pero bakit ang bilang niya is 456? Kasi ano yung hinuha natin, may hinuha kami ni JP diyan eh. Ito yung kinumpute namin kasi if you 'di ba ngayon we are in the year 2021. So if you will reduce it to 500 minus 456 years, so it amounts to the year 1565. So if we recall yung sinabi nga ni Mr. James Benedict Malabanan na in the year 1565 doon nakita yung Santo Nino doon sa pine box nga by the group of Miguel Lopez de Legazpi. So it is safe to say na parang ang sineselebrate nga natin ngayon at tuwing third Sunday of January is yung pagkatagpo ni Nino. Although meron tayong April festivity na tinatawag na Kaplag, pero parang the way Cebu would celebrate it is more oriented doon sa pagkatagpo ni Nino tuwing third Sunday of January. So parang lumalabas, kaya binibilang nila yung 456th na taon is binilang nila kung kailan yung taon, kung kailan natuklasan o nakita ang Nino mula doon sa kahon. Hindi nila binilang yung ano. Kasi hindi nila binilang yung 1521. Most probably kasi yata, Benny, kasi dahil hindi naka-receive ng ganun alim na katekismo si na Reyna Juana. Kasi parang lumalabas, bininyagan lang eh. Parang nag-cut short. Parang nag-cut short yung layunin sana. So parang ang usapan nga namin kanina, baka nag-reduce into one of those anitos lang ang Santo Nino de Cebu. Kaya siya naikahon. And it was evident din sa mga narratives nung nung pumunta ang mga natives kina Legazpi para i-reclaim ulit yung Santo Nino kasi may sinasabi daw na naghihimala talaga siya even after Magellan left. Yung para pinapaliguan tapos nilalagay sa mga altar. And based na rin sa study ni Professor Mujares, okay, na sinasabing ang Santo Nino daw minsan ay inilalagay sa altar ng mga anito. Yet for some reason din, nasisira yung mga anito at sila yung natitira. Actually, si Doctor, so kanina binanggit mo si Doctor Mujares o si Doctor Resil. Si Doctor Resil Mujares ang head ng komite na nagsagawa ng pag-aaral tungkol sa controversial Limasawa Leyte Masaw Butuan claim kung saan nga ba yung Masawa, yung lugar kung saan isip na nangyari yung first mass. But that's another story. Kung ipahihintulot ng Panginoon, makapag-invite tayo ng ilang mga may alam sa mga ganyang bagay pagdasal natin yan. So since napaliliwanag na natin yung tungkol sa mismong Santo Nino, ay didiretso na tayo doon sa pagtalakay natin hinggil sa mga iba't ibang mga debosyon ng Santo Nino sa iba't ibang parte ng Pilipinas. As you all know, ay bawat parokya o bawat kapilya, bawat mga kapilya actually, ay may mga iba't ibang depiksyon ng Santo Nino at meron silang mga kani-kaniyang mga nabuong mga debosyon. Magandang gabi kay Ma'am Au mula sa kapwa ko guro ng AP mula sa Sergio Osmeña High School sa Tondo, Maynila. Magandang gabi. Happy Piesta, Ma'am. Ay, happy Piesta po. Happy Piesta. Ayan. So, since nabanggit na natin kanina si Santo Nino de Cebu, ay talakay na natin mismo yung pinakamatandang imahen ng Santo Nino dito sa Pilipinas. Ang Santo Nino de Cebu. Siguro mas maganda yung paliwanag ngayon to kung saan ito nagmula. Ano ba yung nabuo sa kanyang devotion ngayon? Siguro, Benny, no? May paliwanag sa atin. May diretso mo na mismo yung kwento.
hinggil sa kasaysayan at devotion mismo sa Santo Nino. Okay. Sa Cebu. So ayun. Okay, so ngayon niya. So given na it was given in 1521 and it was rediscovered in 1565, okay? Soon after, Miguel Lopez de Legazpi named Cebu as Ciudad del Santísimo Nombre de Jesús. And na-establish ang pinakamatandang kopradiya sa Pilipinas, ang kopradiya ng Santísimo Nombre. And, mm-hmm. and bakit ka ako sa Santísimo Nombre? Because liturgically speaking, the Santo Niño is also one of the branch or many branches ng Holy Name Devotion. Because if you will know sa narrative, after sa nativity narrative, after a few days ng kanyang pagkaanak, doon gaganapin yung kanyang circumcision. Okay? Yes. He got circumcised, and on the day of the circumcision, he was named Jesus. Mm. Yes. Kaya, that's how, as per Father Giorgio Cerudo, yun yung naging basis kung bakit siya connected sa Santísimo Nombre. Hello sa ating 40 viewers. Hello! 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 Hello. And also, you would see this evidently dati na nung nag-grant ang misa para sa Santo Niño dito sa Pilipinas by Pope Innocent XIII, I was able to see na ang dating misa talaga or mass propers was that of the Holy Name of Jesus. And until now, it is still practiced sa mga traditional Latin mass communities na pagpiyesa ng Santo Niño, it will be the propers of the Holy Name. Until the Second Vatican Council, nagkaroon na ng sarili propers sa Santo Niño na ginagamit natin hanggang ngayon. Even office. Mm-hmm. So basically, ang pagkakaroon ng sariling office or yung sa lingwahe siguro ng ng karaniwang Katoliko, yung pagkakaroon ng sariling pagpipista na ng Niño ay actually para sa Santo Niño de Cebu. Yes. Na nag-extend lamang sa mga iba't ibang mga debosyon ng Santo Niño dito sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas until itong mga ibang mga parokya na mayroong patron or actually dinedebosyon na nila ang Santo Niño ay ginamit na rin itong office na ito na actually para sa Santo Niño de Cebu. Yes. And it would later be replicated sa Tondo, which ang official name naman talaga niya is the parish of the Holy Name. Holy Name. Yes, actually may mga parishes under the Santo Niño ay actually sineselebrate nila ang kapistahan ng kabanal-banalang pangalan ng Panginoong Jesus. Yes, it's because of that connection. Yes. And then once na nag-flourish ang devotion sa Santo Niño de Cebu, and marami ng mga tradisyon na umikot dito sa kanya, like yung sa ritual ng hubo, yung pag-a-address sa Santo Niño kapag natapos ang sinulog. Oh. And then you have to sinulog niyo, no? Isa-isay natin yung seremonya ng hubo. Yes. Yung seremonya, yung sinulog, medyo may mga lilinawin tayo dyan. Kasi even before, ang konsepto ko dati na sinulog nung siguro bago-bago pa ako sa Santo World, is na sayaw na alam nating napapanood. Yung so, the national, yung government-sponsored. The government-sponsored, yes. May church version yan, mayroong government-sponsored yan. Oh, yun. Yes. So, iwanagin muna natin yun. Una, siguro yung seremonya ng hubo. So, may, ano to? Ano tong seremonya to na ito ng hubo? Okay, ang seremonya ng hubo is yung pagbibihi sa Santo Niño in public kung saan parang hinuhubaran yung kanyang fiesta vestments Friday after ng pista ng Santo Niño. And then, tapos each vestment is mayroong certain prayers or hymns or petitions na dinadasal at inuusal. And usually, this happens in between the mass. Okay? At every time na merong tatanggal yun niya, parang they would sing some certain hymns pag tinatanggal each article ng damit. Mm-hmm. Even yung mga accessories. And then, paliliguan siya. Okay? Paliliguan ng Niño, and then after paliguan, bibihisan siya ulit layer by layer, and again, there were also certain hymns.
Normally, ang response nila daw dun sa mga ano na yun, dun sa mga verse na yun, yung kada bihis part, ang laging response daw is Christus Vincit, Christus Regnans, Christus Imperat. Yun yung often na naririnig ko pag nagaganap yung rito ng paghuhubo. Yes. And kumbaga, ginagawa ang hubo as the official closing ng sinulog festivities. Yes. Ayan. And since napag-usapan natin ngayon sinulog festivities, ano ba talaga ang sinulog? Well, ang sinulog talaga. Ang sinulog talaga. Well, in the very essence of the church side, technically, the sinulog is actually a church practice, not as a street dance. Well, for tourism purposes kasi, kaya nasasama yung ano, nasasama yung sinulog. Yung may mga competitions yan every year, I heard. Pero in its essence talaga, ang sinulog is a prayer dance dedicated sa Santo Nino. Kaya nga, when you go to Cebu, lalo na pag fiesta niya, makikita mo, ang daming tao na bit-bit nila yung Santo Nino, sinisway nila. Not only because they're dancing, they're enjoying, no. Because they are praying. Kaya nga, when you hear the lyrics nga nung, ano, nung kinakanta sa sinulog, yung pit senior, oh pit senior, kitantanan, mag-pit senior. After nun, there will be some litany of petitions that it will always end pit senior. Pit senior means from the word sangpit senyor to call upon the king. Tatawa, parang kumbaga, Santo Nino, tinatawagan kita para sa intention kong ganito, ganyan, and so on and so forth. So, pit senyor is actually a shortened phrase from sangpit. Pit senyor. Na to call upon the king, tinatawag kita dahil may hinihiling ako sa iyo. Parang ganun. So, yun yung it's a prayer dance talaga. So actually nangyayari siya, nakikita ko siya madalas sa video ginago during the novena. Yes. At tinatao siya. Oh yes, and very well attended. Very well attended. Doon ang pilgrim center every year dahil lang dyan. Dahil sa fiesta niya. Sabi ko, kung hindi nga lang nagka-pandemia, malamang lahat tayo nandun tayo pare-pareho. Of course! Given na 500 years of Christianity, wow. It will be fun and it will be nice to make spirit sana, di ba? Actually, mga viewers sa mga nakakapanood ngayon, pinag-uusapan nga namin before ni na Benny tsaka ni JP na siguro no kung walang pandemic, aarya talaga ng todo ang pagdiriwang ng 500 years. Lalo or it's a nationwide celebration. Ito isang church event at talagang sabi ko mas aarya siguro ang Nazareno, mas aarya siguro pisa Nazareno, mas aarya ang pagdiriwang ng mamahal na araw at ang aarya ay ang IGMP. Wala na pa, syempre. Of course, wala na pa. Of course, in celebration. Pero out of all the celebration, I guess mas magiging grand ang ano, ang Santo Nino kasi of course, we have to consider that Santo Nino is the seed of Christianity here in our country. Yes, wala yes. Siya, wala Christianismo dito sa Philippines. And ang mukha ng 500 years is the Santo Nino. Yes. Yeah. And the Santo Nino being considered as the oldest image ng Santo Nino, 'di ba parang natatandaan niyo JP Benny no na parang may lumitaw na article na parang may isang nakahanap somewhere in Europe, sa isang museum sa Europe, yung sinasabi kamukha. Yes. Ng Santo Nino. Yes. Ano yung ano nyo dito? Ano yung take nyo dito, ano, Benny? Well, sinasabi naman, and it was proven that the Santo Nino de Cebu was made in Flanders. Yes. Important talaga siya. And Flanders back in the day is the sentro ng mga religious carvings. Parang Paete, Pampanga lang siya sa atin. Also malayo pa. Sige, proceed. Yun, kasi dun yung mga major Santo productions. Kaya it will be, hindi na magtataka na meron magiging kapatid ng Santo Nino de Cebu. And in fact, hindi lang siya meron sa Louvre. Meron. Mm-hmm. Yung sa France. Meron ding ano, isa ring sabihin na natin kapatid ng Santo Nino de Cebu na hawig na hawig na pag-aari ni Santa Teresa. Yes. Kaya nga sabi na gaya ng naging explanation mo kanina, may Carmelite spirituality ang pagdedebosyon sa sa Carmelite ang Santo Nino in some sense. Yes. So since being Flemish,
in origin. And kasi hindi ba pagkakamali yung striking similarities ng Santo Nino de Cebu tsaka yung naka-exhibit sa Louvre sa France. Kailan bakit siya nangitim? JP. Okay. Well, I think it would be best na if Benny would be the one to explain this. Okay. Sa pag-darken. O sige. So most probably it darkened through time dahil nga sa maraming mga naging ritual na ginawa before him. And syempre para sa, for me, I think it's para maging mas kawangis natin siya and mas relatable. Comparing mo sa super pale skin na Santo Nino minsan at kung medyo i-ano natin siya, kung i-match natin siya sa skin tone natin para mas maging relatable siya. Although there was a one time na naging black talaga ang Santo Nino. Oh, yes. There was one time. Kasi parang, correct me if I'm wrong ah, kasi parang dahil sa kausuhan noon ng mga black images like the Black Nazarene of Quiapo and the Black Virgin of Antipolo, nakausuhan na pintahan din ang Santo Nino ng Italy. Historically speaking, kaya nagkaganon daw because there was this phase in the history of the minor Basilica of the Santo Nino that ang parish priest noon was suffering from some sort of depression or form of melancholy. Na, if I'm not mistaken, correct me if I'm wrong, Benny, this was the post-war at that time. Post-World War II, if I'm not mistaken. Yeah. Out of depression, kasi nakikita nila, there was this rise of popularity sa Black Nazarene, sa any siguro religious image that is depicted as black. So, ang nangyari, out of depression, napinturahan niya ng itim by accident. Oh. Pero, if you would ask some Cebuanos about it, they will tell you different. Sabi nila, maaaring umitim siya dahil, of course, I'm sure there were histories of nasunog ang simbahan. Aso, at something. Yung aso ng kandila. Ayaw nilang, they have this hard time of accepting that at one phase, some Cebuanos, especially those of the old, na mga nakakwentuhan ko noon, na kaya daw umitim ang Nino, it's because of yung mga nangyari nga sa Basilica from the fire and ano. When you tell them about yung dahil sa may melancholy priest na nagpintura noon, parang they find it hard for them to believe. Yun na. Pero that is historically true. Na, pero ano, pero na, true. Umitim siya dahil siya. Out of the depression of that parish priest, assigned doon sa minor basilica at that time, out of depression na pinturahan niya, para mag-gain ng popularity ulit si Nino. Yes. Yun yung sinasabi ng ibang mga articles, para daw mag-gain ng popularity si Santo Nino. So, patik ko muna itong mga to, si Jack Haven Ordinario, Viva Santo Nino, si Sir August Malonzo mula sa Lacandula High School, magandang gabi, si Jaden Castronuevo, sa Calderon High School, si Sir Jomar Parel mula sa Our Lady Fatima University. Magandang gabi. Viva Santo Nino, more power to the brilliant speakers. Mark Justin Jerez at saka si John Russell Manlangit. Ay, from Maasin, Southern Lady. From Maasin, magandang gabi. Hello, Jaan sa inyo. Magandang gabi, Viva El Capitan General. At si Sir Brian mula sa school ni Sir. Sa Seri Osmeña High School, magandang gabi sa inyo and thank you for watching. Ayan. So somehow ay naging malinaw ngayon sa atin at may mga ilan tayo sigurong nilinaw na facts regarding sa Santo Nino. And since napag-uusapan naman natin yung mga iba't ibang mga unang dumating na Santo Nino, mabanggit na din natin isa pang matandang Santo Nino na mayroon dito sa Pilipinas. O, Tondo, maghanda. O, Tondo. Bukas na kayo. Bukas na kayo. Happy hand. Pero tandaan natin sa mga taga-Tondo. Yes, sa mga taga-Tondo. At salamat po sa mga taga-Tondo. Hello po kay Padrelito Villegas. Magandang gabi. At si El Tito Susi. Yes. Sa Santo Nino Parish. Pero tandaan sa mga nanonood. Please observe social distancing. Kung magagawa po ninyo, mag-celebrate na lang po tayo at manood na lamang po tayo ng misa sa loob ng ating mga bahay. So yan. So Our Lady. Santo Nino. Santo Nino. Well, with regards to Santo Nino de Tondo, sa Santo Nino de Tondo,
historically wise, hindi namin alam kung ano ba ang tamang history ng kanyang pagdating sapagkat maraming historical accounts sa kung paano siya dumating. Kasi sabi, maaari daw dumating siya sa Philippines because binili ng isang mayamang merchant galing sa Mexico. Yeah. Merong iba naman daw, nakita daw dun sa mga recovered items sa Cebu. Mm-mm. However, yeah, kahit sabihin mong maraming historical accounts kung paano lumitaw yung may image, conflicting records. May conflicting records. Lahat sila may ano, common denominator. If pinag-agreehan nila na itong image na to was entrusted to the Archbishop of Manila for safekeeping. So nauna siya sa Archdiocese of Manila, mm-hmm, under the care of the Archbishop of Manila. Mm-hmm. Later, itinurn over siya doon sa alam natin ngayon as the Archdiocesan Shrine of the Santo Nino de Tondo Parish in Tondo. Mm-hmm. At that time noon, hindi pa siya under sa diocesan noon, which is back then it was under the Order of St. Augustine, mga taga OSA. Ah, okay. So hawak ng mga Augustinians dati ang Tondo. Yes, OSA territory pa siya noon. Which explains, 'di ba Benny, no, which explains bakit noong nagtayo ng bisita ang simbahan ng Tondo sa Bulacan, it's also once handled by yes, Augustinians. Okay. Even sa Roque na Caloocan. Okay. Kaya if you will check the records nga nung ano, yung history of parish priests sa Santo Nino de Tondo, majority of them were Augustinians. Yes. Mm-mm. Kaya para may isang part doon sa kanilang coat of arms ngayon sa Santo Nino de Tondo. Uh-huh. Nag-incorporate doon yung seal ng mga ng Augustinian order. That explains why. Mm-mm-mm. Yeah. One point na sa kanila yun. Yes. So nung nandun siya, that was, if I'm not mistaken, in-enshrined siya in the year 1572. So from there, ang dami na niyang milagrong ginawa sa Tondo. Like, if we can recall, during the Spanish-American War, ginamit ng mga Amerikano yung simbahan as their quarters. Mm-mm. Dahil, syempre, parang in the sense na siguro maraming forms of desecrations na ginawa doon sa simbahan. Within 24 hours, nagkaroon sila ng smallpox. And dahil doon, nag-force na umalis sila sa simbahan. O ito, may post si John Patrick De Castro. Hello, Patreng! Hi, Patreng! Noon din, ang Diocesan Shrine and Parish of Nuestra Senora de la Asunción sa Bulacan ay dating bisita noon at sakop ng Tondo. Kaya ang nasa itas ng retablo ay Santo Nino de Tondo. Actually, nandun yun sa taas. Titignan, according sa librong kasaysayan ng Bulacan ni Jaime Veneración ng Bulacan Studies, ang Tondo ay humahanga hanggang Pampanga. Yung the entire kahukuman ng Tondo. Hindi, yung Tondo kasi na alam natin ngayon ay hindi yung Tondo noong panahon ng Kastila. Ang Tondo ay isang polity, hindi naman natin masasabing kaharian. Kasi ang tawag kasi natin, kasi di ba may mga salita tayo na hindi natin may tatranslate sa wikang Ingles. Yes. The word that most of the historians use is kahukuman. And kahukuman of Tondo extends far as Pampanga area. So hindi nakapagtataka kung bakit may mga ilang parts, lalo na ito, mabagit ko lang, medyo secular nga lang. Yes. Sila kadula na naging hari o naging raja ng Tondo, most of his children ay naging pinuno ng iba't ibang lugar, especially Don Felipe Salonga. He's the chieftain of Pulo sa Bulacan, as well as Dionisio Capulong na naging pinuno ng Candaba, Pampanga. So, hindi nakapagtataka dito sa sinabi ni John Patrick De Castro na umabot hanggang sa bahagi ng Bulacan ang naging bisita ng Tondo. O yun, nabanggit lang naman regarding dun sa kasaysayan ng Tondo. So, going back, one of the most notable na ginawa daw ni Tondo, ito kadalasang kinikwento to sa akin ng mga taga doon, na noong 1943 daw, yung simbahan daw, sinakop ng mga Japanese troops at ginawang military headquarters. Mm-mm. Na dahil doon, syempre, alam natin, may another form of desecration na naman na nagaganap doon sa simbahan. So may naririnig silang iyak daw ng bata.
At dahil doon, natatakot daw si, dahil sa takot nila, hindi nila alam saan nanggaling kasi hindi nila paano. Nag-fled sila and they believe that it is associated yung pag-iyak na yun doon sa Santo Nino de Tondo. And actually, pero, diba, oh yes, yes. Sige, continue. Ikaw muna. Actually, di ba parang yung pag-iyak din ng bata na yan ay maririnig din nila nung nangyari yung 1972, yung famous 1972 theft. Mm-hmm. Yun yung pagkaninig namin din noon. Actually, kasi yung 1972 is very near and dear sa amin kasi ito ay kinikwento sa akin ng dating mayor ng Maynila, kamag-anak namin na si Mayor Ramon Bagatsing. Hindi mo kamag-anak, ni... lolo mo. Lolo mo. si Mayor Bagatsing. Oo, kasi lilinawin namin dito ah. Mamaya bababanggit, magbibigay ako ng disclaimer regarding dun sa ano, kwento mo tungkol sa the infamous 1972. So 1972, that was July 14 pa nga nun eh, na nabalitaan natin na nawala ang tondo. Kumbaga sacrilegiously stolen. Mm-mm. So marami nag-isip na it could have been either an inside job or ano, may nag-abang. Kasi sabi eh, maaaring ano eh, kasi biglaan yung pagkawala niya eh. So, ang nangyari, parang in the sense, so nung nawala ang tondo, dumating tong si Typhoon Gloring, or parang international name niya at that time was Typhoon Rita as well. Ito yung sinasabi nilang typhoon daw na pinakamatagal, and they said it was raining for 40 days and 40 nights if I'm not mistaken. Dahil doon nung nalaman nga nila na nawala nga yung tondo, at saka dahil umulan nga na malakas at matagal, hinanap nila. So of course, leading the charge was at that time si Mayor Ramon Bagatsing. Then to be followed by the Marcoses at that time. After sabihin natin days of searching, nahanap nila according dun sa mga clippings, it was na-arrest daw yung suspect na ang pangalan ay si Reynio Rivera, 24 years old. At saka may katuwang daw siyang tatlo pa daw siyang kasama nung time na yun nung kinuha yung Santo Nino. Kaso nung nakuha na nila yung Santo Nino, ang natira na lang was yung ulo. Grabe ginawa sa Santo Nino. Oo, talagang sabihin natin nawala yung katawan nga, nawala, ang kinuha lang yung ivory at saka yung jewels. Pero yung sa awa naman ng Diyos, na-claim naman daw lahat ng ivory parts. Oo. So umulan pa ng time na yon. So nung natagpuan, the flood was still there. So ang ginawa, it was Imelda Marcos ang nagpatawag noon kay Maximo Vicente para buuin ulit ang Santo Nino de Tondo. So kung siguro may makikita kayong picture noon na si Imelda Marcos, katabi niya isang malaking Nino de Tondo at that time. Yes, oo. It was Maximo Vicente pala who rearranged. And actually, may lore na kumakalat, unverified nga lang. Hindi ko alam kung ito'y nanggaling mismo sa kwento ng mismong culprits. Mm-hmm. Ang habol daw talaga nila is the ivory head. Kaso, anong nangyari? Dahil hindi daw matanggap daw sa katawan, hinataw daw yung, Diyos ko Lord, pasintabi sa ninyo, hinataw daw yung ivory head. And doon nila narinig yung ingit, yung impit na iyak nung bata. May mga nakukuha kaming we can siguro categorize this as pious legend siguro for now kasi hindi pa natin confirm. May nangyari daw na gano'n na to the point daw na nung hinampas na yung ulo, may narinig na iyak, one of the thefts daw, dahil doon, nabaliw. Oh, nabaliw daw. Di ba, Benny, nabanggit mo yan dati. Nabanggit mo yan, Benny, dati. Yung nabaliw ang Santo Nino. Nabaliw daw yung nakaw. So, we can categorize it muna as pious legends kasi I cannot say with full conviction that it occurred. Pero yun nga, from what I know was coming from the testimony of Mayor Ramon Bagatsing na nung binuo na yung ninyo, tapos na ipagdiwang na yung misa doon sa Malacanang at ipaprocess na siya pabalik doon sa Tondo Church,
Nawawala na nun yung Typhoon Glorin. May actually may nakumak parang last year ko yata may nag-post somewhere sa YouTube ng video noong binabalik na ang Nino papunta sa simbahan ng Tondo eh nagsusubside na yung ulan. And nagsusubside na during the procession na yun. Bago kita may pagpatuloy, I would like to acknowledge the presence of Education Program Supervisor of Araling Panlipunan sa Tapat, sa, what is Tapat? Taguig, Pateros, si Mr. Ferdinand Pagaw. Magandang gabi po. Magandang gabi po. Welcome po sa Sir Danilo's class. Hello po. May tanong siya. Siya ang head ng lahat ng AP teachers ng buong Taguig, Pateros. May tanong siya. Though masasagot natin ito malamang. Masasagot natin ito maya-maya. Ang Santo Nino de Pandacan, ano po ang kanyang kahalagahan sa hanay ng mga imahe ng Batang Jesus sa Maynila? Ano po ang implikasyon ng pagkakasira ng kanyang dambana sa isang sunog? Mamaya mababanggit po yan, Sir Pagaw. Tutok lang po tayo. And tutok lang lamang po tayo. 52 viewers! Yay! Wow! And may tanong din si Sir Ferdinand Pagaw, tama po ba ang tatlong pinakamatatandang imahe ng Batang Jesus o ang Santo Nino ay una sa Cebu, pangalawa Tondo, at ang pangatlo ay sa Arevalo? Yes po! Mababanggit po maya-maya ang Santo Nino de Arevalo. Kapit lamang po tayo. Nino. Kapit lamang po tayo. 54 viewers! Yay! It's a lot! Share lang po tayo. Yeah. Yay! Stephen Ortiz, Ave Maria, Rosa Mystica, good evening po, Sir Danilo. Hi, Kuya John Paolo Bagatsing. Hi, Madam X. James Benedict Mabanan. Hi, Stephen! Good evening, Chad. Happy Fiesta. Si Chad ay nanonood. Hi, Chad. Magandang hi, Chad. Hi, Chad. Hello! Ang dati ko yung estudyante, si Sofia Ansaragay, nanonood ngayong gabing ito. At ang aking co-teacher, si Ma'am Lagonera, nanonood ngayong gabing ito. Mula sa English Department, magandang gabi po Ma'am Angie, Lago, magandang gabi. Ayan. So yeah, ano yeah. So talagang minahal ng mga taga Tondo ang Santo Nino de Tondo talaga. And yes, actually even sa clan nga namin siya din ang minamahal din naming Santo Nino eh. Maraming kwento si Mayor Bagatsing tungkol dyan sa Tondo. Nung maliit pa ako, iyan ang laging bukang bibig niyan. Kaya memoryado ko pa yung mga yan yung 1972 event. Although hindi lang nila na-acknowledge pero sa totoo lang kung hindi dahil kay Mayor Ramon Bagatsing malamang sa malamang hindi naging mas malawakan ang search noon para makita si Nino de Tondo. Oo, grabe. Kaya nga kaya makikita mo nga doon kung gaano kamahal ng mga taga Tondo ang Santo Nino eh. And until now nagma-manifest pa rin yun. Kaya nga nausong lakbayaw. And actually, hindi ko to naiintindihan, yung mismo lakbayaw na ito. Ano to? Ang lakbayaw kasi, actually, magbabacktrack lang ako ng konti. Kasi, di ba, noong August 2, naibalik na ang Nino. So, dahil doon, nagkaroon tayo ng dalawang pista. Yung pista ng pagbabalik at saka yung, of course, yung kanyang piyesta tuwing third Sunday of January. Ang pista na pagbabalik is August 2. August 2. Yes, ganun yun. So, originally, yung pagse-celebrate talaga ni Nino de Tondo, correct me if I'm wrong, Benny, tulungan mo ako dito. Originally, fluvial procession siya. Yes. Oh my God. Behave tayo. Nanonood ngayon mula sa National Historical Commission of the Philippines si Sir Eufemio Agbayani Jr. Magandang gabi po. Magandang gabi. Behave tayo. Dito sa Sir Eufy. Nanonood mula sa Lungsod Quezon sa labas ng Roma. Ang kapatid natin na si Sir Eufy Agbayani mula po sa labas ng Roma, you know what I mean. Pero he's an ardent followers of the different traditions of the Catholic Church. Yes, pagbati sa mga kababayang mga Katoliko mula sa mga pista ng Batang Jesus, magandang gabi. Ayan. Pay tayo. Okay, let's go back. Share tayo. So, ang original talagang fiesta celebration ni Nino was the fluvial. Mm-mm. It was fluvial until... Dagat. Siyempre, alam mo naman, pag sinabi fluvial procession, ilalagay mo si Nino doon sa isang makeshift na pagoda.
para yes. Ano siya, iikot siya sa area ng Tondo. However, in 1983, si Bishop Amado Paulino, siya ang pari nung time na yon, pinahinto yung ano, yung fluvial. Kasi ang account niya was nagiging kasi urbanized na ang Tondo, so parang wala nang kumbaga yung mga waterways is either na reclaimed or maliliit na lang yung lagusan at daan ng mga ano ng daang pantubig sa pa-fluvial. So ang nangyari siguro ang naging ano na lang nila was lakbayaw. Okay, so parang in pamalit. It could be I'm still trying to figure that part out kung ginawa ba nila replacement or talaga it has been part of their celebration for quite a long, long time. Kasi ang lakbayaw, technically, came from, correct me if I'm wrong again, two words, lakbay at sayaw. It is a dance-type procession sa karangalan ng Santo Nino de Tondo na tuwing nagpa-procession siya, if I'm not, ano, sa tuwing bisperas ata ng kanyang piyesta. Gabi. Oo, sa gabi. Araw. Habang iniikot siya, grabe ang tao sa Tondo. Hindi lang sinusundan, sumasayaw pa sila. Minsan, kinikwento pa natin to Danilo kanila na habang pinoprocession si Tondo, may naglalaglagang confetti, may naglalaglagang... Yes, may mga ganung video. Oo. Procession yun ni Chaka na yung mga yung mga bahay, naggumago sila ng mga makeshift nilang pa confetti. Tapos ang another celebration, another practice na ginagawa ng Santo Nino de Tondo tuwing piyesta is yung tinatawag nilang 33 masses. Na magsisimula on the parang siguro evening the eve of the feast of the Santo Nino de Tondo na dere-derecho ang misa na in that 33 masses. Diyos ko, ang daming tao. Saksi tayo, Benny, di ba? Yes, lahat ng pupunta ng Tondo hanggang labas. Mahirap pa na pupunta. Buong vicinity ng simbahan, puno ng tao. Yes. Hello po sa aming 58 viewers. Doon nyo makikita kung gano'n nilang kamahal ang Santo Nino de Tondo. Yung measurement is grabe. Kaya nga sobrang ano, kaya sabi ko nga ngayon lalo ngayong panahon ng pandemya, it's a security nightmare para sa lahat ng tao sa Manila Police District kung paano mako-contain yung mga tao to keep them from coming to Santo Nino de Tondo Church. Sabi ni Sir Yufi Agbayani, relax lang po at maraming salamat po sa shoutout. Marami po ako natututunan. Salamat din po sa panonood. Thank you po. Ang nanay ng aking estudyante, si Ma'am Arlene Ramodaro Gobot. Magandang gabi po, Ma'am. Si Sir Ferdinand Pago, ibahagi ko rin po sa aming YFT at ESP. Hindi ko to alam, Sir. Sir, intermission song naman po nung Santo Nino Sharon Cuneta. Meron palang kanta si Sharon Cuneta? Yes. Para sa Santo Nino? Alay niya kay Santo Nino. Alay niya sa Santo Nino. Ayun ba yung sinasabi mo, Benny, na malamang yung isang kanta na ni Sharon Cuneta para sa Santo Nino ay actually para doon sa Santo Nino de Muntinlupa. Allegedly. O mamaya yun. Allegedly. Waiting for confirmation pa. Allegedly. Ayan. So, yun. So, sa mga magpipista sa Tondo, happy fiesta, mag-ingat po kayo. Yes, happy fiesta po sa mga taga-Tondo. Ingat lamang po tayo, always practice social distancing kung hindi po natin talaga mapipigilan sarili natin to come and pay homage to the Santo Nino de Tondo. Pero kung magagawa po natin is stay at home and be safe. Ayan, so ang dami pala nating mga bagay na nakikita natin ngayon sa mismong Santo Nino de Tondo. And palipulang to. And actually, meron kanina pa nabanggit si Sir Ferdinand Pagaw mula sa DepEd Tagigpateros. Yung Santo Nino de Arevalo. Dito ko hindi masyado familiar. What's this, Benny? Okay, yan naman si Santo Nino de Arevalo. Dala siya ng mga Spaniards.
sa Villa de Arevalo sometime in 1581. Okay? Mm-hmm. So para itong kinoconsider na second oldest or second or third, I think, na oldest na Santo Nino sa buong Pilipinas. Although hindi siya gaanong well-known unlike sa Cebu, Tondo, Pandacan, Ternate, and other Ninos out there, meron din siya nagkaroon ng sariling following. Although medyo scarce din kasi yung information about him, pero the devotion to him was somehow quiet, pero steady. Mm-mm. Okay, may siguro may lilinawin tayo ngayon. May nag-PM sa akin. Si Sir Arthur. Okay, go. Ito yung may kinalaman sa Santo Nino de Tondo. Sa Canal de la Reina po siya pinuprosesyon kasi nung una, ito yung action na nabanggit din kanina ni JP. Kasi regarding dun sa Lakbayaw. Sa Lakbayaw siguro. Okay, Sir Arthur. Sa Canal de la Reina po siya pinuprosesyon dahil nung unang panahon, sa Tondo, puro tubig ang daan at namamangka pa. Mm-hmm. Ito ay puha sa Canal de la Reina Tondo de Manila. If I can show this. Yeah, I can see it. This one. Yeah, I can see it. I can see it. I can see it. Yan. Kasi, ito, mabanggit naman po yung sinabi ni Sir Arthur. Kasi ang Tondo is actually group of islets. Islets siya na pinaghihiwalay ng mga iba't ibang mga sapa. Yung Canal de la Reina, yung Canal de Binondo, yes. even ang Quiapo, ang San Miguel, yan yung Binondo area at ilang mga maliliit na bahagi ng Tondo is actually mga maliliit na islets na magkakalapit lang. So ito yung sinasabi ni Sir Arthur. And actually kasama din yun actually sa babanggitin din dapat ni natin dito sa Sir Danilo's classbook. Bukod dito, nagfu-fluvial procession siya doon sa mga water canals na ito. Kasi ang Tondo ay parang Venice. Swamplands kasi ang Pero dahil lang sa reclamation, nawala na yung mga mga water yun. Yes, yun yung sinasabi kanina na sa reclamation. Fun fact. Mahirap kasi. Mamaya mabanggit siguro to ni Benny. O yun, nabanggit lang naman Benny. So, okay. Again, san ulitong Santo Nino de Arevalo? Oh my God, isang oras sa tayo, tatatlo pa lang ang Santo Nino natin na nakatalakay. It's going to be a very long show, but marami tayong mapag-uusapan. And para sa Santo Nino, para sa 500 years. Para sa Santo Nino, para sa 500 years. We would like to acknowledge the presence of Fray Alexus Mansueto mula Chef of the Finger Recollects. Hi, Father Buloy! Itsenyor! Itsenyor! Itsenyor po! And welcome back again to the National Capital Region. Okay. Yeah, continue. Okay, itong sa Santo Nino de Arevalo was brought by the Spaniards sa Iloilo by the Augustinian friars din sometime in 1581. Mm-hmm. And dito parang ginamit din siya para ipalaganap din ang pananampalataya sa Iloilo. Isa din siya sa, okay, ito naman kasi is parang somehow para siyang replica ng Cebu. Ang difference lang is gold yung kulay ng buhok. Mm-hmm. That's the only thing. Yes. At kaya naman siya, ang significance naman niya kasi parang naging protector siya ng mga Ilonggo against the Moros. The Moro piracy during that time. Mm-hmm. Kaya siya nagkaroon din siya ng significance sa kasaysayan ng simbahan ng Iloilo. And he also survived the Second World War. So, nothing much was told about him. And also, nag-survive din yung kanyang imahe nung nagkaroon ng lindol noong 1948. Okay. So, ang mismo debosyon na ito ng Santo Nino mismo sa Iloilo ay nakasentro dito sa Santo Nino de Arevalo. Which is, until now, ay pinipintuho pa rin ng mga taga-Iloilo. Mm-hmm. Mm-hmm. So, tama itong sinabi ni Sir Pago. This is the three oldest images of Santo Nino na nag-exist pa rin and dinedebosyonan pa rin dito sa Pilipinas. Again, yung Santo Nino de Cebu, ang Santo Nino de Tondo, at ang Santo Nino de Arevalo. Magbanggit lamang tayo bago tayo magpatuloy ng ating
discussion. Hello kay Sir Monsay, nakasama ko to sa ano eh, nakasama ko si Sir Monsay sa bisitasyon sa Marikina. Magandang gabi. Ay, hello. Si Sir Pagaw. Sir, bukod sa Santo Nino de Tondo, bakit ganun din kalawig ang devotion sa Santo Nino de Praga? Mamagit po namin yan sa dulo ng program. We will discuss that later. Si Chad, fun fact, the complete name of Villa Arevalo is Villa Rica de Arevalo. Hehehe. Yeah, dahil isa siya sa mga mayayamang... The towns of the rich Villa of Arevalo. Swampland. Probably Chad is referring here to Tondo. Si Father Buloy, Pete Senior. Pete Senior! Hello po, Pad. Okay, Chad. Hello, Pad. Sobrang sa Tondo. August Malone. So parang Venice of the Philippines. Yes, parang Venice of the Philippines ang Tondo. Si Sir Yufi Agbayani ng NHCP. Ang maganda sa debosyon ng Santo Nino ay hindi required ang hawak kaya mas ligtas sa COVID-19. Kanina sa Manila Cathedral, hindi nagpahalik kundi nagpa-picture. Oh, yung kanina yung pabihis. Isa pang pandakan. Oo. Also, may basbas po ba ng simbahan yung binibihisan ng kung ano-ano ang Santo Nino? Ginagawang Metro 8, please. Mamaya mababanggit natin yan maya-maya. We will talk about that later. Medyo mahaba-habang usapan to. Kasi mahaba-habang usapan to. The Santo Nino devotion kasi is very vast, very wide, and each district, each local, ay iba't iba ang pagdedebosyon at iba't iba yung kanyang take. So, hindi lang sa yung parang Nazareno, Santo Rosario, Immaculada Concepcion ay isang ano lang. Ito kasi yung Santo Nino, it can be anything. At saka kasi si Santo Nino kasi it affected not only the religious but also the socio-cultural aspect natin. Kaya siguro may kinalaman din sa socio-cultural aspect kung bakit kung ano-ano binibihis natin sa kanya lately. Mamaya. We will go to that later. Okay. Si Lance Eli Silva mula sa Bulacan. Hello, Lance. Hello. Ayan. Hello. Sorry, ngayon lang nakatapos ng panoorin ng online mass ng pandakan para sa bago pisyan ng imahen. Shout out naman daw. Lance Eli Silva mula sa Bulacan. Yan. Hi, Lance. Eric Badong ay nanonood ngayon. Ay, from San Nicolas, Tolentino. Sa Pirenda de Salud. Hi. Sa akin dating estudyante, si Maxine Andrea Sevillano, nanonood ngayong gabing ito. Magandang gabi. Ayan. So, nabanggit na natin yung three oldest images of Santo Nino dito sa Pilipinas. And mas maganda siguro mabanggit natin ngayon yung mga iba pang mga popular devotions of the Santo Nino dito sa Pilipinas. Which, one of those four populars ay ito. Of course. Ang Santo Nino de Pandakan. Hello po sa mga taga Pandakan. Magandang gabi po. Hello kay Dr. Fernando Santiago mula sa National Historical Philippine Historical Association. Yes. Ay magandang gabi po. Siya po ay din ay taga Pandakan. So, Kevin Bermejo. Magandang gabi. Not very, very much beloved ang Santo Nino na ito na mismong mga taga-Pandakan. Maganda sigurong mabanggit. Paano nga ba nagsimula ang debosyon sa Pandakan? And paano umusbong dito mismo yung debosyon dito sa banal na sanggol na ito ng Pandakan, Benny? Okay. Ito naman sa Santo Nino de Pandakan, sometime in the 1600s, according sa mga records, okay, at sa nobinaryo, habang may ang mga bata sa lugar ng Pandakan ay naglalaro sa may pandanan, meron silang napulot na imahe ng Santo Nino. Sa Lubluban. We all know. Lubluban ng Kalabaw. Yes. Doon nakita ang imahe ng Santo Nino. And the provenance of the Nino is still uncertain. Given the story begins with how he was found sa Pandanan, sa area ng Pandakan, and then for some time he was enshrined sa simbahan ng Loreto sa Sampaloc. Yes. That time, Pandakan was then a visita of Sampaloc back in the day. And then for some reason, bumabalik ang Santo Nino de Pandakan sa kung saan siya napulot. Oo, totoo. May mga ganong kwento eh. Lalo actually, na sa mga denominator yan sa mga Santo Nino, lahat ng mga Santo Nino kilala natin, majority ay gala. Oh yes. Yes. May mga ganon. Oo.
Even pala Santo Nino de Cebu, may ganyang kwento, di ba? Oo, actually, may term ang mga Cebuano dyan eh, ang tawag nila laag-laag eh. Mahilig ang Santo Nino maglaag-laag. Kwento mo nga ng konti, JP. Actually, ano, one of the most famous, ano, one of the most famous laag-laag ni Nino was, there was, kasi, ito yun eh, ito yung characteristic mo eh. Pag si Nino de Cebu ay gumagala, he would always take form in a mestizo bata, batang mestizo. Tapos, lagi siya may suot na puting pantaas at pulang pambaba. So, one of these famous episodes ng kanyang paglalaag-laag, pumunta siya sa isang tindahan ng mga isda, sinabi niya doon sa isang tindero or tindera na si father kailangan ng danggit. So, syempre, ang ginawa ng tindera, pumunta siya doon sa basilika, kinatok yung pinto, sabi. Sabi, pagbukas ni father ng pinto, sasabihin nung tindera, sabi nung mistisong bata, nag-order daw kayo ng isda, sabi nung pare, parang wala naman akong natatandaan. Pagpunta niya mismo doon sa original image ng Santo Nino de Cebu, nakikita niya, may dumi yung paa. Ang palatandaan daw ng mga Cebuano, pag gumagala ang Cebu, ang Santo Nino de Cebu, pagbalik nun sa urna, lagi siyang madumi ang paa. Madumi paa. Mm-hmm. Sabi ni Father Buloy Laagan, Santo Nino de Cebu. Actually, kaya nga may parang practice ata ang mga Cebuano na tuwing pista ng Santo Nino, kung meron kayong mga image ng Santo Nino de Cebu, ipasyal ninyo yan, ilabas ninyo yan. Kumbaga sabi nga ng isang kaibigan ko Cebuano, make laag-laag. Oh. Para, kasi otherwise, pag hindi mo yung pinasyal sa kanyang kapistahan, magtatampo yung batang yan. Kasi, ayun aalis. Oo. Kasi, for us Catholics, we see Santo Nino as the Holy Child. But, dun sa mga matatandang nakakwentuhan kung mga Cebuano, Cebuana, makikita nila lagi ang Santo Nino de Cebu as parang their beloved yet mischievous child. Na, galagala siya. May connotation ng mga Santo Nino na gala na nakita din natin sa Santo Nino de Cebu. Ngayon ay makikita din natin sa Santo Nino de Pandacan. Yes, Benny. Meron din siya. Yung sa pag-uwi niya sa kanyang pinagpulutan sa may pandanan. And then, from that time, tinayuan na siya ng bisita, which is where the current parish of the Santo Nino is now, and sometime nagkaroon din doon ng miraculous well. Nagkaroon ng miraculous well na naging sentro din ng pilgrimage during that time, although I'm not sure what really happened dun sa well, kasi sabi daw it's gone. I'm not really sure, so kung sino man po nakakaalam dito, please let me know. Ayun lang, pero I do see yung parang facsimile or parang yung well sa mismong vicinity ng Santo Nino before it got burned. Yung parang, di ba, if you've been there, di ba, JP? Yung parang may balot. Oo, may yung may cantation. I'm not sure kung doon yung naging balot. Yeah, sa may gilid. Mm-hmm. And then, eto nga, so, and from there, nagkaroon ng nagmanipustasyon na ang mahal na pong Santo Nino. One of them was sometime siguro in March, na nung nasusunog na ang Pandacan. Raquel. Na parang sometime ago na, well, tagal na talaga siya, nung nasusunog ang Pandacan, parang nagdasal ang mga tao sa mahal na poong Santo Nino ng Pandacan. And then nung inilabas siya para hingin yung kanyang tulong, bigla na lang nawala yung apoy. Habang sinasambit ng pare noon yung tula. Yung tula later na yata. Okay. Nung umattend ako noon sa Pistang Sunog years ago, I do have a video of it on my YouTube channel. I can share it afterwards. Yeah, I do have it with you. Ayun. Nung hinarap ang Santo Nino, bigla na lang nawala yung apoy. And from there, doon nagsimula yung Pistang Sunog every second Sunday of Easter, which is now Divine Mercy Sunday. Uh-huh. Pero may times din na abutan ko third Sunday. May naabutan ko pang third Sunday. Then ibinalik ng second Sunday.
At saka isa sa mga distinguishing factor, pag di ba napapansin mo pag pistang sunog, iba yung headgear ni Santo Nino. Yes, instead of the usual potensya, meron talaga siyang sombrero. Gamit. Mm-mm. Para doon sa mismong piyesta na 'yon. Yes. Kaya nga talagang very attached ang mga taga-Pandakan sa mismo Santo Nino de Pandakan. Mm-hmm. Kaya I would really imagine paano gaano ka-devastated ang mga taga-Pandakan nung nangyari. It was very painful. Sabi ko nga kanina kay Sir Marky habang nag-usap kami, until now parang nararamdaman ko pa rin yung sakit. Hindi mo ako hindi taga-Pandakan. Pero parang ako, isa din ako sa mga nakaramdam ng loss nung nangyari yun. Yeah, medyo masakit pa rin siya until now. Especially for me, na matagal na rin nagdi-devote siya sa Santo Nino de Pandakan. Although, hindi na ako yung masyado nakakapunta doon kasi nga, syempre may career and everything. Pero I make it a point na at least madalo ko siya in secret in a way or makapantik man ako doon sa Pandakan to pay homage to Santo Nino. Kaya itong hawak-hawak kong Santo Nino, this was touched sa mismong original years ago. Ito, display nakikita natin ngayon sa monitor yung original image ng Santo Nino bago pa siya napinturahan. Ang maitim. We're not going to get there kung bakit umitim. Cancel yun. We're not going there. Leave tayo. PM niyo na lang ngayon, ako if you want. So, kasama natin nanonood ngayon si JM Maranan, si Eric Badong, si Sir Pagaw ay nagbanggit tungkol sa Bambino ng lungsod ng Pasig. Sabi ni Father Buloy, Santo Nino Kapitan General. Ah, yes, sa San Sebastian. Si Emmanuel Gilboy, nanonood ngayong gabing ito. Si Joshua Lamadrid Mariano mula sa Pampanga. Si Joshua, no? Mula sa Pampanga. Hello, yes. Joshua. Magandang gabi. Si Joshua, yan. Masugit natin ang tagasubaybay. Oo, lahat ng mga content mga kasama natin, talagang pinanonood nito eh. Yes, yes. Oo, interesado kasi. So, sabi ni Father Buloy, Laagan sa Tonino de Cebu. Chad, sabi ni Chad, would you tackle the connection of the El Pellegrino Senor Santo Nino de Atocha to the popular Palaboy Santo Nino of the Philippines? Laag we'll or Laagan daw. We'll get there also. Sabi ni Father, marami kasi kwento eh. Maraming nawawalang bata na makikita sa likod ng basilika. Marami din ako nakukuha ang kwentong ganun. Anong tukod dito sa kwento ni Father Buloy? May mga nawawala kasi, you have to remember, in the eyes of the Cebuano, Santo Nino will always be that playful, mischievous child. Oo. Siyempre, like any kilala nating Santo Nino na mahilig gumala, lagi yan nakikipaglaro sa mga kapwa-bata. Ah, so siya yung nakikipaglaro siya sa mga bata. Eh, makikita mo, in the case of Cebu, parang ang nangyayari nga, di ba, nagtitake form siya bilang isang batang mestizo na nakaputing damit, tapos naka-red na short. Kung hindi yan gagala doon sa may yung para makabili ng isda, makikipaglaro yan sa mga bata. Typical na, no? Miski din sa Pandakan, may mga ganyan din daw. Ang madalas sa Pandakan. Maraming mga pious legends talaga. Even nga daw, kasi... Correct me if I'm wrong, Benny. Noong panahon daw ng gera, hindi daw kasi 'di ba tawid ng tulay ang Pandakan. Yes. Bombahin daw dapat sana. Kaso may nakita daw bata na nagsasaway sa kanila, batang negro. Oo. Nagsasaway na huwag pumunta doon. Na huwag daw pumunta doon kaya hindi daw napasabog ang Pandakan. At nag-survive ang Pandakan. Given the rest of Manila was devastated. Pandakan, Santa Ana, was survive. Oo. Ito si Brad. Kumbaga, sa related naman sa sunog, parang dalawa ang naging patron ng Manila for that. Yung Santo Nino de Pandakan at yung Birhen ng Loreto. Ito si ni Sir Pagaw nung nagpunta siya sa Arevalo, Iloilo yung kanyang picture ng Santo Nino de Arevalo. Salamat po Sir Pagaw sa pag-share ninyo. Nagyan kasi siya pa akin eh. Yung plaque. Ayan. Pinicture ni Sir Pagaw. Salamat po sa mga litrato na receive ko po through your private message. Si Sir Pagaw, ang supervisor ng Araling Palipunan sa
Tagigpateros, is a very religious person. Talagang nakasubaybay siya sa mga ano, mga ganyang gawain. Okay. Now, then aside do sa pistang sunog, it dito din nagmula yung bullying. Yes, the only innate dance ng Manila. Yes. Yes. And parang dito sa bullying dito, eh di ba parang nagsasalubong yung Santo Nino ng Pandacan, yung original, at yung Santo Nino na Aglipay. Yes. Yes. Okay. Yes. For the longest time kasi, nagkaroon ng parang rift between the Aglipayan Church also having the Santo Nino as their patron and the ng mga Romano Katoliko. May mga kwento-kwentong bahay nga kapag nagkakasabay nga daw sa ano, o pag nagsisimula na yung procession sa Pandacan, but very good thing natapos na. Natapos na yung itong rift yung na ito between these two churches. Mm-mm. Yung parang nagkasundo na sila at nagsabay sa silang lumalabas. Uh-uh. Yeah, I remember yung huli kong bullying doon ko na meet si Sir Shao Chua. Oh yes, actually parang sometime in late 2010 that decade, nagpupunta na noon si Sir Shao Chua sa Pandacan. during that time. Ayan. Si Ate Rose Buena Esteban ay nanonood ngayong gabing ito. Ay, good evening. Rose, good evening. Very interesting topic. Okay. Patreng. Sabi niya, okay. Ma'am Fen Quadra, mula sa Filipino Department ng Calderon High School, magandang gabi. Si Lance, Ellie Silva, playful child. Parang in the case rin ata nitong nadinig ko 6 years ago na may ganyang kwento na may batang may hawak na bola sa labas ng simba ng Santo Nino sa Paranaque naman. May mga ganong ano, no? May mga ganong mga pious legends. Actually, out of all the pious legends that we have here in the Philippines, mas rich ang mga pious legends associated kay Nino. Kay Nino. Bata kasi. Bata kasi. Ito, sabi ni Joshua Mariano, ako rin po, kahit na hindi ako taga-Pandacan, pero masakit din sa akin na nangyari po. Ang parochial vicar dati na Pandacan na si Father Venusto Suarez ay naging profesor ko sa pilosopiyang medieval. O nga, kahit sino naman siguro, lalo na may kilalaan debosyon sa Santo Nino ng Pandacan. Oh. Until na may kahit hindi tayo taga-Pandacan, nakaramdam tayo. May after effect pa din eh. Grabe kasi ang impact ni Pandacan talaga. Not only in religious sense, but also in siguro social-cultural aspect. Of course. Kaya nga, di ba meron tayo yung famous himba yun na associated sa kanya. Alam mo yun, di ba? Yung Chichiritsin. And may kwento daw yan. May kwento daw yan. I just found out today through my good friend si Kevin Bermejo. Yan daw si Tritit is based sa isa sa mga wanderings ng Santo Nino. Now, one time daw, para pumunta siya sa isang tindahan malapit sa simbahan na hihingi siya ng puto seco. Pero parang tinatanggihan naman ng tindera. Eh, ang sabi naman ng Nino, ng bata na maitim, take note, batang maitim, babayaran naman daw niya, babalik naman siya. Ayaw pa din. So umalis na yung bata, malungkot. Oo. Malungkot yung bata. Then all of a sudden, yung tindera nagulat. Pinuputak din ng langgam. Pagkakita niya sa karakin daw, nilalanggam. Oo. Kaya natatandaan ko yun nung nasunog daw yung Pandacan, parang ang daming nag-attach daw ng puto seco dun sa gate ng simbahan. Hope sana, bumalik ang Nino. Ah, totoo ba? No. May nakita ko mga photos na nakakabit sila ng puto seco sa gate. There were. At may mga nagpo-post din sa Facebook na eto na po yung puto seco nyo. Uwi na kayo. I still remember that. It's because of that story. Kung si Tondo Candy, inaalokan mo ng candy para sort of bribe or pray, para expedite mo prayer. Si Pandacan ay puto seco. Mm-mm.
O ito yung makasama natin, no, nagsasabi sila ng ano nila, nung feeling of loss nila doon sa Pandakan. Mabanggit ko lang nga, Benny. Yes, yes, yes. Go, so, go, sabi go. Ni Lance, so many memories in Pandakan, lalo na yung na-touch ko sa akin ang original. Panahon yun ng PayPal visit. Sabi ni Chad, birthday ko po is July. And I was very devastated noong nalaman ko nasunog ang Pandakan in my birth month pa that triggered another heavy phase in my clinical... Okay. Sabi ni Ioannis, Greek to eh. Ioannis Palileo. Oh, tama, basa ko naman, di ba? Ioannis Palileo. Hello po, good evening. Sana po matakil ninyo yung tuko sa debosyon sa tunay de pasyon. Mamaya, kapit lang. Isa-isayin natin yan. Oh, mahaba-haba itong discussion na to. It's going to be a long ride, okay? It's going to be a long ride and it's going to be fun. It's going to be sabi a long ride, but it's going to be fun, okay? Sabi ni I also felt touched how the Pandakenos were so attached by their love to their beloved child. Kaya talaga, madarama mo ang lungkot nila nung nasunog ang simbahan at ang orihinal na imahin. Yes. Sabi ni Sir Pagaw, buhay na buhay po ang pisa ng Batang Jesus sa barangay na Pindan, Lungsod, ang Tagig. Bigayan ang karakol, sayaw sa daan sa pagitan ng simbahan Katolik at Iglesia Filipina Independent. Ooh, interesting! Bigayan daw ang ano, karakol, sayaw sa daan sa pagitan ng simbahan Katolik at Iglesia Filipina Independent. Okay, yeah. Ano na magandang alamin natin pag ano Sir Pagaw, kapag ano ah pag may time po siguro probably after the pandemic pasyal tayo just kasi di ba Benny si Sir Pagaw ay taga Pateros lang. Ah! Oh, Santa Marta. Santa Marta. Santa Marta. Nagsisimba si Sir Pagaw sa Santa Marta de Pateros. Minsan as focus kami sa inyo ng appointment ha Sir Pagaw. Okay lang po ba? Ayan. Yeah. Let's do it. Why not? Diba? Sige. So yun. So going back to Santo Nino de Pandakan. Ayun. So it's kaya you would notice na marami nagpo-post ng may putos, may dala-dala putos seco at yun nga may nag-iiwan sa gate in the hopes na sana makauwi si Nino. But unfortunately, on the day na it was formally confirmed through a Sunday mass na pinakita yung nasunog na potensya yung mga gamit na natira, parang I don't know. I was sobbing all throughout. Kasi kakagaling ko lang ng Latin mas noon. And then I did watch yung sa official statement. It's so unconsolable. Until now, it's so unconsolable. Kasi napamahal na sa atin ng Santo Nino de Pandakan for many, many years. And we were fortunate enough na naabutan pa natin siya. Fortunate enough. Until now, ako pa rin, hindi ako taga-Pandakan. Ako lagi ko sinasabi, hindi ako taga-Pandakan. Pero until na nararamdam ko yun. I don't know why. Kasi naging intrinsic part na siya ng kultura at ano, Katolikong Pilipino eh. Oo. Malaki ang impact talaga ni Santo Nino de Pandakan. Yes. And the mere fact na do sa Santo Nino umira lang kasaysayan ng Pandakan was a big blow. Mm-hmm. That was a big blow. Yan eh, katulad yan, mga ano, wala mismo nung original na imahe ng Santo Nino de Pandakan because of the sunog. But fortunately, may mga bumabalik. Kasi di ba may mga cases ng Santo Nino na nawala, pero fortunately, bumalik. Yes. Yes. Like, ito, yung Santo Nino ng Romblon, well documented. Santo Nino de Malitbog. Siguro mabilis na siguro. Ito na document ni Jessica Soho. Jessica Soho. Mm-hmm. Both pero of the Ninos. Yes, both of the Ninos actually, yung dalawa. Sino pwede dito? Pwedeng mag-ano, so, kahit siguro ano, sa Romblon, sige. Most likely, sige. Si Benny ko ibibigay yan. Sige. Yan. Yan, si Romblon kasi was also Augustinian ano brought na devotion. And a replica of the Cebu child. Also, and kilala din siya bilang gala. Gala din siya. As always. Gala din siya. And siya ay nakaluklok sa Katedral ng San Jose sa Romblon, one of the oldest in Romblon Island. And marami din siyang mga naging milagro, and one of them is yung drought. There was this drought na devastated Romblon, and they asked for the Santo Nino for help, and lo and behold, umulan.
And then, nung nawala naman ang Nino, doon na nagkasunod-sunod yung mga hindi magagandang nangyari sa buong Romblon. Until sometime in the 2000s, na na-recover ang Nino, and then it was highly publicized, and there was even that, nasa YouTube pa yung Jessica Soho report about yes, it. Yes. Makikita mo yun sa YouTube. Yes. And sobra siya pinagpista. Ang piyesa naman ng Romblon is Second Sunday. Mm-mm. Yung Binaray. Binaray Festival para sa Romblon. Yung tawag sa fiesta niya, Binaray. Binaray. Mm. And until now, nakaluklok pa rin siya sa kanyang throne, highly secured throne sa Romblon. And as far as I know, meron na din dito sa somewhere in Manila na sumasali sa PNP na replica ng Santo Nino de Romblon. Nakita ko din yun one time nung nagkaroon ng procession sa nombre. Yes. Sa may bandang Ross Boulevard. Mm-hmm. Buti naman na ibang mga ito. Kasi being one of kapag ang bilihan ng antique lalo na sa black market. Laganap talaga. Ito yes. Katulad nitong sa kaso ng Santo Nino de Malitbog. O sino ba magkakala mahanap din to? After a few decades, after one or two decades, 'di ba? One or two decades yata, 'di ba? Also an Augustinian broad image sa Southern Leyte. Ng Spanish period pa, and it was the yung parokya ng Malitbog is one of the oldest in Southern Leyte. And sometime in the 90s, doon na siya nawala after a few months after dinala siya sa Cebu for the sinulog. Mm-hmm. Siya mismo yung dinala. Mm-hmm. And then I was fortunate enough to interview Sir Francis Ong, and also dun sa mga taga Malitbog mismo, they sent me that there was this police record na parang may nag-break in sa simbahan ng madaling araw or gabi, tapos bigla na lang siya kinuha. And then meron na talaga siyang previous owner na nakakuha. Until some time ago, it went to the hands of Sir Francis Ong. And then there was this national call, I think it was through Father Mark Salang of the Diocese of Maasin, na they announced na they are looking for this particular Santo Nino. And lo and behold, it was confirmed. Saan sa Facebook. And it was published in one of the famous coffee table books of the Santo Nino by Sir Abre Florento. It was from that book. Yes. It was also through Facebook. Tsaka sa mga kakilala natin na nagsasanto, kaya nahanap din yung Immaculada Conception ng Osamis. Yung Birin sa Kota. Mm-hmm. Kaya alam mo yung mga kaibigan naman natin, mga antique collectors, hindi naman niya pag alam naman nilang venerado o venerado ang isang imahen, ready naman nilang ibigay. Oo. Yes. They will return it. And as ayun nga, nung naibalik naman ang Santo Nino dito ng Malitbog, shout out to Sir Francis Ong if you're watching. Thank you so much ulit talaga for the chance na makausap kayo about the Santo Nino de Malitbog. You can check it on my blog sa pintakasi.ph.wordpress.com, yung buong story. It's and there. Hindi lahat ay kayang magpaluwa ng ganung kalaking pera. Kasi imagine, nag-invest sila ng how many thousands of pesos for that. Yes! kasi di ba kung sira ulo kang antique collector, no? Hindi, bayaran niyo sa akin. Oo. Oh. But this person, like Sir Francis, ay talagang wholeheartedly ay binigay niya talaga yung Santo Nino, yung Santo Nino mismo. Mas maraming matutuwa sa magiging ganitong action. Siya walang kahulilip na biyaya ito mula sa langit mismo. Yes. And nung umuwi naman ang Santo Nino de Malitbog, he was well received. Na umuwi siya. And ang fiesta niya was January 15, which happens to be my birthday. Ayan. Kaka-fiesta lang niya. And by the way, may pinapalam na natin sa buong World Wide Web, katatapos lang po ng birthday ni James Benedict Malabanan. I just got Happy thank birthday. You. Happy birthday. Thank you. Thank you. Kaya malaman ng sambayan ng Pilipino tsaka ng World Wide Web.
It so happened na birthday ko minsan piyesa pa na Santo Nino. Nangyayari sa minsan. Although may mga Nino kasi nagsiselebrate ng January 15th. Meron. Like si Malitbog at si Praga ng Davao. I'll talk about them later. Ito, sabi ni Lance Silva, lagi na naka-attach sa Nino de Pandaka ng Puto Seco, doon mo makikita deeply rooted ang devotion at pagmamahal. Of sabi course. Sabi ni Ma'am Aurora Floresca ng Osmeña High School, Viva Santo Nino. O, nagsabi na ng oo si Sir Ferdinand Pagaw. Sometime po, schedule po tayo. Salamat po, Sir! Pumunta na tayo sa Pateros. Si yeah, let's John go in. De Castro. Tinagsin na Jessica Arcaling tsa si Francis G. and Bernardo. Sir Ferdinand okay. Pagaw, universal sentiment po kasi. Joshua Mariano, pareho ko man po din nakatagpo ang mga dating kura paroko ng Pandakan, si Father Larry Abaco ng Arkham, tsaka si Father Rene Malubay ng IFI. At Romano, kwento pa nila kapag daw nagkita dati mga Romano at Agripayano, hala at hampasan na si Reales ang mga other servers noon. And, brutal. They add, palakasan na salya ng bintana pag dumadaan ang prosesyon. Oo, may naririnig akong ganong kwento. Oo, pag Even in Malabon. Dati, sa Malabon, ganun din. Ipanahan doon ng mga seriales. Ayan. Sabi ni Sir Yuffie Agbayani ng NHCP, Jessica Soho chronicler ng mga nawawalang santo, kahit yun sabihin sa Oo nga! Yan. Sabi ni Chad, the Diocese of Romblon is under the Apostolic Seal of the Archdiocese of Capiz in which Cardinal Jose Joe Advincula resides as Archbishop. Sabi ni Sir Pagaw, ito, sabi ni Sir Pagaw, pinabati ko po inyong programa, lalo naman nasa likod nito. Magandang hakbangin ito sa bisperas ng 100th taon. O kasi magsisimula ang count, ang 100-day countdown sa January 17, bukas! Bukas, oo nga! Bukas, 100-day countdown! Yes, yes! And thank you, Ben, thank you, JP, dahil ano, thank you! Itong program natin. Thank you, Sir Pagaw. Thank you po. Thank you po. It was a very good kickstart, actually. Yan. Okay. Si Kyle Andre Jordan. Kyle Andre Julian. Hello. Nanonood. Si Sir August Malonzo ng... Itong magkapatid na... Magkapatid kasi itong si Ma'am Au Flores kasi si Sir August Malonzo. Both of them are teachers sa Division ng Manila. Gusto ko sana bisitahin sa Santo Nino de Pandaka na lungkot at nabalitang nasunog na pala. Ayan. So, ayan. Yeah, and recently din pa nagkaroon ng image na bago sa Manila Cathedral. Yes. Mm-mm. Recent. Just now. Ayan. Just now. So, kinukongratulate natin ang lahat ng mga nasa likod ng pagkakaloob ng bagong imahen. Kasi parang sa ang Arkham ay atang nasa likod nitong hakbangin na to na magkaroon ulit ng bago. Ang Manila Cathedral, technically. Mm-mm. Yeah. Na magkaroon ulit ng bagong imahen na sa Santo Nino de Pandaka. Congratulations po sa mga And we are one with you in our prayers sa mga taga-Pandaka na sana dumating na ang panahon na maitayo na ulit ang magandang simbahan para makapagdiwang tayo. Para sana pag natayo na ang simbahan ng Pandakan, ayos na lahat, no? Pag nag-inauguration, pupunta talaga tayo. Oh, correct. Pupunta tayo. I-cancel lahat ng mga lakad. I-cancel ng mga lakad. Para pag nag-inauguration, masasaksihan natin ng isang panibagong yugto sa kasaysayan ng Pandakan. Yes. Bagong correct. Mga taga-Pandakan. Mm-hmm. So siguro itong mga susunod na iba pang mga depictions ng Santo Nino ay mas maganda mabanggit natin regarding sa kanilang mga natatanging mga debosyon. Siguro ito, mamamit natin ito, itong Santo Nino de Tacloban. Tacloban. May debosyon dito ang dating unang ginang Imelda Marcos. Yes. Mami mo Imelda. Hello, madam. Kung may Facebook ka man. Very nice lady. Yes, very nice lady. But ito, halimbawa, recently nag-ano sila, no? Nagkaroon sila ng change of date ng celebration nila. Well, yes. It's more of revival. Mm-hmm. Kasi they would... So, ang mangyayari dyan, dalawa na ang kanyang piyesta.
Kasi here's the story. So sometime in 18 ano, nagkaroon ng cholera nung ipipista ang Santo Nino de Tacloban sometime ago. Ipapagawa siya sa Manila for restoration work. Mm-hmm. And then that time in that time bigla na lang siya nung ibabalik na siya from Manila to Tacloban, nawala, nagsink yung ship where kung nasaan yung kahon, kung nasaan siya. And then during that time nagkaroon ng cholera epidemic. In 1888, if I'm not mistaken, nagkaroon ng cholera epidemic sa Tacloban and it killed many. And parang nagdasal sila na sana makauwi na ang Santo Nino para matapos na ang cholera epidemic. And the following year, the day before ng June 30, nakita ang Santo Nino na palutang-lutang. They found him. Found him, yung box na nakalagay talaga yung pangalan. Para sa Tacloban talaga siya. And then, the following day, he was enthroned sa kanyang simbahan sa Tacloban. And that was June 30, 1889. And then, from the moment he was enthroned, natapos ang cholera epidemic. Ang cholera epidemic, to kasi dalawa, may mga ilang instances kasi ng cholera epidemic na nangyari sa Pilipinas during the 1880s at saka noong early 1900s to 1902. Yes. During those times. Yes. Ito may tanong si Sir Yuffie. Okay. Also, ang Nino de Tacloban ba ang dinala sa Hawaii ni Madam? Probably referring by Imelda Marcos. I cannot confirm. Ispatan ng US Customs. Wala po kaming ganong nakuhang... Wala po kaming ganong record so far. As far as for my but friends... But what is for Benny? Deboto ng Santo Nino si Madam. Of course, isa siya sa mga great benefactors ng Santo Nino de Tacloban. But as far as my friends from Samar and Leyte, hindi umalis ang Nino. As far as they know, nandun lang siya sa kanyang simbahan. Pinipintuho ng mga tao, pinadalaw, pinagpipista, nandun lang siya nakapatente. Sir Yuffie pa rin. Alam mo, Sir Yuffie, kahit na hindi tayo magkapareho ng religion, I really find it very commending na very interested ka sa devotion natin dito sa Simbahang Katolika. Same question sa Nino ng Pandakan. Talaga bang part ng iconography? O pakisagot nga itong dalawa. Part ng iconography niya na nakatapak siya sa Biblia o innovation lamang iyon ng bagong imahen? Gulat lang ako doon sa before-after photo pinatapak sa New International Version ata. Well, sinasabi kasi that the Nino was part of a San Antonio de Padua image. Kasi para sinasabi, sa kalaman ng lahat, di ba si San Antonio de Padua ay may depiction na kalong niya ang Panginoon ang batang Jesus na nasa ibabaw ng aklat o nasa ibabaw ng Biblia mismo. Yes, yes, may ganun chorye. Yes. Para there was a story. Unverified if it was a San Antonio de Padua, pero most likely it was dahil doon. Kasi, again, the Nino was then brought to Sampaloc sa Loreto, a Franciscan parish. Okay. Mm-hmm. So, hindi nalalayo. Hindi nalalayo. And most probably, ito lang ngayon nangyari. Yes. Nakatutuwa at napapaalam natin sa lahat ang makahulugan na pagdedebosyon sa atin na Santo Nino. Salamat po, Sir August. Ayan. I thank you. Okay. So, going back to Tacloban. Okay. So, from the moment na natigil ang cholera epidemic sa buong Tacloban sa Leyte, doon na nagsimula na ipagpista siya ng June 30. Maraming mga patron, hindi lamang Santo Nino kasi, ang nagkakaroon ng segunda pista dahil pasasalamat doon sa isang particular na pangyayari. Halimbawa, yes, sa Santa Maria, Bulacan. Kung hindi ako nagkakamali, bukod sa December 8th, ista ng Immaculada Conception, the first Thursday ng February, pinagpipisa na pasasalamat kasi yun yata yung araw kung kailan siya na ibalik. Yes. Nasa pagkakawala sa kanya. That's true. Ito lang sa Tondo. Sa Tondo, yung pagkakawala sa kanya. Nasa pagkakabalik sa kanya. May mga ganun. O kaya pasasalamat din.
Itong yung Nuestra Señora de Salvacion sa ano pa sa balik-balik yung ano so, yung sa Santa Mesa. Alam ko yung isang piyesa niya ay pinagdiriwang din bilang pasasalamat bilang nung in-spare ang lugar na yung mula din sa cholera. Hmm. Yun. Maraming mga ganong ano. Santa Marta, di ba? O Santa Marta. Mga pisang pasasalamat. Mm-mm. Yung February. Yung February. Ay! Tapos. Ay! Nag-message si Sir Chow, Sir Chow Chua. Good job sa webinar. Ay, thank you po, Sir Chow. Ito din, si Sir Chow, mag-comment po. We'd like to acknowledge the presence of Professor Michael Charleston Briones Chua. Magandang gabi po. Hello po, Sir Chow. Thank you po, Sir Chow. Good job sa webinar. Yung mag-comment. Thank you po. Thank you po, Sir Chow. Hook lang po tayo. Hook lang. Mga kapatid, kasama natin ang no less than Professor Michael Charleston Shao Chua mula sa De La Salle University. Hello po. Public Information Officer of the Philippine Historical Association. Magandang gabi po. Hello po, Sir Shao. Salamat po sa panonood. Good evening, good evening. Salamat sa panonood. Ayan. Hello po. So malinaw sa atin yung may mga ganitong klase ng debosyon na hindi lamang sa mismong pista. Liturgical feast. Liturgical, pinagdiriwang. Kundi nagkakaroon din ng isa pang hiwalay na pista ng pasasalamat dahil sa isang particular na pangyayari na dahil sa pagdedebosyon nila sa kanilang patron ay na-spare o nailigtas yung mismong bayan o provincia for that matter. May isa pa siguro tayong dapat dito tignan din ng isang natatanging tradisyon din na hindi ko maintindihan bakit hindi masyadong na-ipopromote. Eto. Yes. Until recently. Andito ka, magkasama tayo ng Benny yata nun sa visitasyon nun sa Laguna. Tuwang-tuwa ako nun dahil meron palang ganito. Thank you sa shout-out. Thank you sa shout-out. Kinaglang ako. Thanks sa shout-out. Salamat po din sa salamat po sa shout-out. Salamat din po. So, Benny, totoo nga ba ang Santo Nino de la O, ang piyesta niya talaga ay Christmas Day, December 25? Yes. And this is connected sa mismong pat sa Birhen de la O, na pangil sa Laguna. Kasi maganda paliwanag na natin, de la O. Maintindihan natin siguro yung mahahabang mga pangalan tulo ng isang patron o ng isang birhen o ng isang ninyo. Siguro, JP, mapaliwanag mo siguro kung bakit, ano yung O? Actually, ang kasi may dalawang interpretation sila dyan kung bakit dela O. Una, in reference sa O antiphons. Yes. Kasi pinagpipista natin siya within the O antiphon season. Normally, sa Misa de Gallo, kung nagre-recite tayo ng ating mga O antiphons, most likely, in reference sa kanya yung mga ano na yon. Ang O antiphons actually ay mga poems na nire-recite during the Advent season or during the last the last 7 days from December 17 to 23 kasi yung 24 meron kaming discovery tungkol dyan sa O antiphons from 17 to 23, you have to recite these O antiphons. Na pagdating ng 24, if you get the first letters of each of those antiphons, at i-read mo siya from the last to the first, may mabubuo siyang Latin acrostic na ang tinatawag nilang Erocras, meaning bukas ako ay dadating. Yes. That is lumilitaw yan tuwing December 24 yung Erocras. So 17 to 23 you recite this O antiphons. Then o on the 24 O kasi is O because kasi nagsisimula sa letter O. Yung expression or digeste, O gentium Adonai o Orani yung mga ganun. So second reason kung bakit tinawag din siyang Dela O obviously is because syempre she is depicted as a pregnant woman so syempre, bilog ang chance. So yun yung another doon. If I'm not mistaken,
ang Birhen ng Delao is celebrated December 18, tama ba ako? 17 yes. or 18? Sa 18. Okay. 18. The calendar ng Spain. Yes. So, ang Delao naman ng Santo Nino, dito kasi ginagawa yung pinaka-famous nilang pag-oo na kung saan, pag-oo na kung saan na hawak-hawak nila yung ano, yung Santo All. Nino de la Or, habang inaalog nila. Habang pinapound, may kinakanta sila na sort of a chant na tinatawag nating Dignihi. Na kung titignan mo yung lyrics, eto, I find it very fascinating na nung nakuha ko yung lyrics nung Dikmihi, salamat Benny, do sa lyrics. Shout out sa pina-friend Adrian ng parokya ng Natividad and Nuestra Senyora ng Pangil for providing yes. Salamat, malaking tulong. Yeah. Na nung binabasa ko yung ano, yung Dikmihi, para siyang 12 days of Christmas na yes. direct to the point. Direct to the point siya na kung alam mo sa 12 days of Christmas mo, may hidden meaning dun sa mga secular terms. Yung 5 golden rings is associated with this, 4 calling birds is associated with that. Pero yung sa Dikmihi, kung titignan mo, parang direct to the point kung kanino nila ina-associate yung ano, na parang 4 evangelists, 12 disciples, and so on and so forth. It's parang sort of a catechism na siya in a sense, in its essence. Parang kinakatechize na niya tayo doon sa Dikmihi na yun. And nakatutuwa kasi na-preserve ng mga tagapangil yung pagre-recite ng Latin. Yes. Yung Dikmihi is recited throughout Latin. Ang galing. And they can still sing the melody nung Dikmihi mismo. Chant. Oo. Eh, buti na common experience natin, Benny, sa pamagitan nung event na yon na na-expose yes. tayo na mayroong gitong tagong tradisyon dito sa mga kasinita ng Pangil. And para sa mga taga-Pangil, if I may add, most sought after ito at ito'y inaabangan at papaschedule sila para magkaroon sila ng opportunity na makasama doon sa oo ritual na niyuyugyug nila. Dahil isang karakalan yun. Yes. At saka, parang narinig ko na rin yata ang balita sa parokya kung saan ang Santo Nino at Nuestra Senora de la O, gagawin na daw nila to every Sunday. Ang pag-oo, yes. Oo, ang pag-oo ay every Sunday na daw. Every Sunday, yes. You may check sa official Facebook page ng Nuestra Senora de la Natividad de Pangil. You will see the pag-oo every Sunday. Hindi na ako magtataka sa haba ng pila. Kasi pumipila sila, nagpapaschedule sila. Yes, normally yes. couples, nagpapalista sila para magkaroon sila ng chance na makasama doon sa oo ritual. Kasi maraming, para sa mga naririnig kong kwento, maraming grasya at biyaya natanggap nila sa pagdalo nila sa pag-oo. And find it very intriguing. Kasi aside doon sa yung the oo ritual, nagbabandana yung mga tao na umaten nung ritual na yon, waving this palaspas leaf, palaspas habang chinachant yung Advent palm. Tapos nakabandana sila. Yes, nakabandana sila. Kasi ang story naman niyan kasi that minsan daw kasi ang dating hari ng Espanya once lived in Pangil according sa story. Yes. May nilinawin tayo dyan. According to story. And then, bilang pasasalamat umano, nagbigay siya ng imahen ng Virgen de la O, which is unfortunately, original is na bomba ng World War II. Pero nag-survive itong Santo Nino de la O. At nung tinanggap nila ang dalawang imahen, it was rainy day at nakasuot sila ng bandana. And they wore the bandana coming to the church. And from that time, nung ginagawa na ang ritual ng pag-oo, it has to be, kailangan nakabandana ka at meron ka nung yung advent na pang advent palm or palaspas na pang adviento habang sinasagawa ang ritual ng pag-oo. Oo. Actually, laganap sa Pangil Laguna yung ganyang paniniwala na dumating daw si Haring Carlos si Katlo. Yes. Pangil.
Kaya lang may isang hiwalay, gusto ko nga lang ano, gusto ko nga lang magkaroon ng paglilinaw mismo sa mga taga-Pangil. Kasi may study na, may mga ilang nagsagawa na ng study. Kasi hindi nila matukoy kung totoo nga bang si Haring Carlos III ng Espanya talaga nakarating sa Pangil. Sa Pilipinas. Kasi parang ang kwento is parang binato daw siya dito. Binato daw si Haring Carlos III dito sa Pilipinas. Story goes nga parang, daw. Oh. Parang parusa sa kanya. And then, nung pinabalik na siya sa Espanya, binigay yung dalawang imahe ng Nino at ng Birhen. Yes. But we still have to find out kaso kasi very ano to eh. Very touchy. Relevant. Very touchy. Yun nga lang, walang records, wala kasing nababanggit. Mm-mm. But I think they're really working on it naman na. They're still working on that part of their story kasi first time, 'di ba? Na mismong imahe ng birhen na galing mismo sa hari ng Espanya. Yes. At Nino, of course. Ito lang ba ang Nino ang nag-survive? Ito ba'y original? Yes, original yan. It's the same, yes. Mm-mm. That's still the original. Alam natin, yung alam natin, Pierre de Lao was post-war. Yung ngayon, nakikita natin sa IGMP, is post-war na yun. Yes, you will see both of them. You will see both of them. Pag nag-IGMP, tuwing IGMP, makikita nyo lagi yung dalawa. Yes, tandem sila eh. Kasi ito yung parang sabi nga ni Benny, ito yung unang pagkakataon na isa-celebrate ang Santo Nino. This is the first celebration of Santo Nino after the Advent. During the Advent season. Yes. Then, actually, siya ang Santo Nino na sineselebrate directly on Christmas Day. Yes. Dito sa Pilipinas. Yes. Sunod-sunod na yan. Sabi nga sa Tondo, hindi natatapos ang kapaskuhan sa sa Tondo. Magsisimula pa lang kasi ang height of the celebration ay nasa mismong pista ng Santo Nino ng Tondo. O, diba? Yes. Actually, Yes. Sige. Kumbaga, ang kapistahan ng Santo Nino de Lao was the opening salvo of, I would coin it, the Santo Nino Fiesta season. I would coin it that way. Kasi, hindi lang kasi, ang Santo Nino Fiesta kasi, it's not only centered pag third Sunday of January. It would spread out for months. Magsispread out ng almost 3 months. Starting Christmas. Actually, masasagot natin isang tanong kung mabadidiscuss daw ba natin ang Santo Nino de Pasyon kasi siya yung maging huling topic natin. Yes, Santo Nino de Pasyon. We will go there later. We will go there later. And it's December pa lang, meron ng mga Santo Nino feast and rituals ng ginagawa. I could consider din yung pagpapahalik sa Bambino pag Christmas Day. I would consider that as part of the cycle. Kasi, again, it's still a Santo Nino. It's the Bambino, to be exact. And then, still pinapahalikan siya. It's the Holy Child. At pinapahalikan siya after the Mass. Diba? Both in the old form at sa current form. It's still done the same way. Although sa old form kasi, mas elaborate. Kasi you would have to genuflect before the Santo Nino, the Holy Infant before you kiss it. So talagang dyan, December pa lang, pinagdiriwang na natin. Oh, meron ng Santo Nino involved. Pero Sige. Kasi naglang, go ahead. Pero mas malala na sa sa mismong January. Yes. Actually, yun yung majority talaga kasi majority. Yun yung pistang liturgical talaga sa atin every third Sunday of January. Eh, lalo na dito sa Malolos. Ay, yes. Tsaka dito pa, Sinombre at si Malolos. Dalawang iba-ibang paraan ng pagpipisa ng terreno sa pamagitan ng pagmamount ng isang exhibit at pagsasanggol ng isang maringal na prosesyon sa ngalan ng Santo Nino. So kung nakikinig po si Sir Shao Chua, merong ipinagdiriwang na iba't ibang nagsasagawa ng exhibit and prosesyon ang Santo Nino de Malolos Foundation sa Malolos City sa Bulacan. At ang nombre, mas kilala natin ito sa nombre na nangyayari naman sa Rojas
Boulevard. Sa may PNP ang exhibit venue. PNP. Paying homage sa Santo Nino de Santissimo. No, hombre. No. So, ano to Santissimo. Eh? Actually, I was being exposed here dito sa Santo Nino de Malolos. Kailan ba yung Benny nung nagpunta tayo? 18. Last year. It was 18. Una ko siya dinala na 18. Wow. Wala ka pa. 2018 noon. It was 18. And talagang talagang I should say na yung Santo Nino de Malolos ang naging parang inspiration and parang nagpasimula ng trend sa pagkakaroon ng isang maayos na exhibit mismo ng Santo Nino. Parang at saka ng grand procession lalo na sa mga nagsasagawa ng exhibit para sa Santo Nino sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Very, very organized. Maganda siya overall. Kaya congratulations sa Santo Nino de Malolos Foundation sa pangunguna po ni Sir Edwin McClang. Sir Edwin McClang, tsaka po ni Tito Ulay Tantoco. Ulay Tantoco, chair ng Santo Nino de Malolos Foundation. Tito Edwin is the president. As well and as also have... sa organizers of course ng Santo Nino de Santissimo Nombre. Yung Kongregasyon ng Santissimo Nombre de Jesus. At ang chapel naman ng Santissimo Nombre ay sa may katabi ng St. Luke's, sa may Violago. Ito hindi ko pa napupuntahan. Same. Sa Violago Chapel. Same. After pandemic talaga puntahan natin si Nombre. Nandun lang siya sa Violago eh. Isa na siya ngayong Quasi Parish. Ang Quasi Parish na siya. Yung sa Violago. Yes, sa Violago. Ito naman sa Malolos is just a few blocks from Malolos Cathedral. So you can really visit him, Danilo de Malolos. And ang tawag doon sa kanyang lugar, Templete. Templete. Templete de Santo Nino de Malolos. Yan. Kaya kapag siguro may sa itong... nawala na tong salot na ito na nangyayari sa Pilipinas at magkaroon uli ng resurgence ng iba't ibang church activities, please do visit the different exhibits organized by Museo Santo Nino de Malolos Foundation and ng Nombre sa PNB sa Malap. And nagsasagawa sila ng kanilang mga Santo Nino exhibits and processions. Ayan. Ngayon, since nabanggit na natin ang mga iba't iba mga contemporary images ng Santo Nino, tingnan natin ngayon yung iba't iba pang mga images ng Santo Nino, particularly sa minamahal mong eskwelahan, JP. Meron pa bago niyan. Iniskip mo yung isa eh. Ayan muna. Ayan. Siya muna bago si Beda. Sige. Robby. Kasi, si Santo Nino de la Providencia ay ang kanyang kapistahan ay January 27. Yes. Ngayon, yes. Bakit January 27? Sometime in the year was 1988 if I can recall. Okay. Mrs. Gonzales ay nakabili ng isang imahe ng Santo Nino sa isang religious shop sa Tayuman. So, yes, ang Santo Nino de Tondo, Santo Nino de la Providencia ay like your typical Santo Nino sa mga tindahan sa Tayuman. Pero itong picture niya to ngayon, inayos siya, ni-restore siya kasi syempre, I will get to that reason later on. Kaya ni-restore siya. At another reason is ito. Kasi nung binili siya at the time na nagkaroon ng accident yung kapatid nung current kamarera ngayon si Tita Lorna Gonzales. Hello. Hi, Tita Lorna, ako nanonood kayo. See you tomorrow. So ito 'yon, yung kapatid ni Tita Lorna si Boy Gonzales. Nagkaroon ng aksidente noon which parang to put it medyo alanganin ang condition niya. 50-50. Parang 50-50 in the sense. So, ang nangyari, nilagay nila yung nabiling Santo Nino sa sala, dinasal day and night.
dinasal nila day and night. Ngayon, ngayon, January 27, 1992. So halos ano, magkaedad kami niyan. 1992 din ako eh. So, talaga January, ba? 92 ako eh. So, January 27, 1992. Pagkagising ni ano, ni Tita Lorna noon. Tita Lorna. Nakita niya na actually nauna noon may naamoy siyang kakaiba. Tapos pagkadilat niya ng mata, nakita niya puro langis ang sala. Wow. At kung itatrace yung origin ng langis, galing kay Santo Nino de la Providencia. Kamata. Ngayon, so ngayon, ang sabi, may nagsasabi, sa mata, may sabi other parts of the body. So, ang nangyari, ginamit yung oil, parang kaakibat ng oil plus nung dasal, nakarecover yung kapatid niya doon sa sakit na doon sa accident na nangyari sa kanya. Okay. Ngayon, hindi pa dito natatapos ang kwento. JP, putulin muna kita ha. Pasalamatan si Professor Xiao Chu, wadal sineo po niya ngayon ang ating broadcast ngayon sa kanyang Facebook account. Thank you po, Sir Xiao. Thank you. Salamat po. Thank you po. So please watch, kapit lamang po tayo, 53 viewers. Marami pa tayo, Santo Nino, pasensya. There's a lot. We have a lot. So going back. So nakita nila naglalangis ang Santo Nino. Ginamit yung oil para makarecover yung kapatid. Mm-mm. So sa awa ng Diyos, gumaling. Mm-mm. Ngayon, hindi pa dyan natatapos ang kwento. Kumalat yung milagro ni Nino noon. Dahil doon nagkaroon ng following and even at one point na feature pa nga siya sa ano eh. Sa Rated K, natatanda mo yun, Benny? Balitang K pa yun noong time na yun. Okay, so Balitang K noong time na yun. Mm-hmm. Na, kung sa una nakilala, Balitang K. Yun. Kasi, even to this day, 28 years later, naglalangis pa rin yan. May time na grabe maglangis yan. Yes. Uh-uh. We can attest to that. And I can say na I am also a personal witness of the miracle na inano ni Nino na because of the oil, naka-recover ako from a heart operation noon. So may kumbaga parang in the sense siguro kung parang kumbaga attach ako kay sa lahat ng Ninos next to Tondo, may attachment din ako kay Providencia kasi kung wala siya, malamang wala ako ngayon. Kasi yun nga, I was born with this congenital heart disease na attendant nung pinanganak ako, may butas ako noon sa puso. So before I was operated, dinala ako noon sa Santo Nino de la Providencia noon. That time buhay pa noon yung nanay ni Tita Lorna noon. Siya nag-administer sa akin ng oil na yun eh. Actually there were two miracles noon na nag-occur nung time na yun nung sanggol pa daw ako at bumibisita ako noon sa Nino. Dalawang miracles. Number one, 'di ba grabe, kilala natin si Santo Nino na naglalangis siya, si Providencia. So, yes. Nung nakita niya ako, nung alam niya yung condition ko, grabe ang binitaw niyang langis nung time na yon. At number two, another miracle din na associated kay Santo Nino de la Providencia, my time na nagtitilt ang ulo niyan. I mean, kung titignan mo ang Nino, pag wala siyang damit, yung ulo at katawan, built together yan. So, wala siyang parang yung sabi mo mechanism para mag-turn siya ng ganun. Pero bakit ganun na pag one miracle nun, nagtitilt, may tendency mag-tilt yung head niya. Eh, nung time na yun, nagtilt ang head niya nun sa direction ko nun. Siguro, naawa sa sitwasyon ko nun. Kaya grabe rin ang nilangis niya para sa akin nun. And lo and behold, sa awa ng Diyos, successful naman ang operation. Kaya to this day, malaki ang utang na loob ko dyan sa Santo Nino de la Providencia na yan. Sabihin na natin, ano, parang naging kakambal ko yan sa hanggang ngayon. Dahil lang dyan sa paglalangis na yan. So far naman, ang fiesta niya is every January 27. To commemorate yung araw na naglangis siya. So, paano nila sineselebrate yun? Siyempre, may misa, may festivities, dinadala sa parokya para imisa ng kura. And sabihin natin, ano, very fun, very maganda ang celebration para sa Santo Nino de la Providencia.
I would encourage everyone kung pag natapos tong pandemic na to, pumunta kayo sa kanyang oratory sa may BF Resort Las Piñas City, kasi hanggang ngayon naglalangis pa rin itong Niño na to, at maraming sa pamamagitan ng Santo Niño na to, maraming gumaling, maraming milagro at maraming grasya at biyayang nakamtan ng mga taong bumisita sa kanya. So yun lang masasabi ko dyan sa Santo Niño de la Providencia. Okay, bago tayo magpatuloy, no, nagpapasalamat tayo doon sa 58 shares ng ating Eric Badong, ang aking mga estudyante si Ferlin Balcos, Yufi Agbayani from NHP, si Stephen Ortiz, ang aking co-teacher si Ma'am Sala, si Jaden Castronuevo, ang aking mga estudyante si Fria Palaria, Zoe Sara Behuco, si Ma'am Au Floresca, si Gio Panpan, JM Maranan, of course, Benedict Madabanan, John Patrick De Castro, Christian Dave, Jimmy Cipriano Uy, July Deroy Hervasio, si Professor Shao Chua, Jose, si Sir Jose Aguilar, si Luis Garcia Alcancia, si Charissa May, Ganaden, Ryan Christian, Mbienye, and Gabriel Luis Guanyo, Josh Benedict Silva, Santo Niño Chapel, Jose Aguilar, Melchor Avila Berha, Jericho Andrade, Pinta Kasi PH. Thank you sa lahat ng mga nag-share. Kapit lamang po tayo, 50 plus viewers. Wait, it's a lot. Kapit lang. Ayan. Ikaw, Benny, baka may gusto ka pang idagdag tungkol sa Santo Niño de la Providencia. Providencia. Okay, ang nagbigay na pa, nung nangyari ang milagro ng Niño de Providencia, wala pa yung title mismo. It was the late Monsignor Sonny Ramirez who named him Santo Niño de la Providencia. Sumalangit na si ano si Father Sonny. Father Sonny, yeah. Siya po ang nagpangalan sa Santo Niño. And the most recent niyang yung kanyang pagluha ng marami was yung sa ano, nung nangyari sa pagsabog ng Pulkang Taal. Yes, na-featured din sa Jessica Soho din. Yes, it was also featured there. May tendency na si Santo Niño de la Providencia, grabe maglangis. Pag sabihin natin, it's either may nangyayaring hindi maganda sa lugar or pag merong humihiling talaga ng matindi. Parang sabihin natin, parang it's to a point na plina, nagmamakaawa na ako, doon siya lalangis ng todo. Yun yung nagiging observation. And until the miracle happens. 28 yes. Years na nakakalipas. Ano ba? Hanggang ngayon, naglalangis pa rin. And ito pa, share ko lang din. According sa isa sa mga nag-restore, which is a good friend of mine, sa nag-restore sa Santo Niño, haba, kailangan nilang patahanin ang Niño para mapinturahan yung mukha. Nang maikling panahon. As in, para lang matuyo yung incarna and yung kanya pag-restore. Kailangan patahanin muna ng ilang minuto para lang ma-restore yung mukha. Then, nung pag natutuyo na ang pintura, tsaka na daw ulit siya luluha. Mm-mm. True story. Kaya yung kanyang encarna ngayon, iba yun dun sa ano, dun sa kanyang unang picture. Kasi yung unang picture niya, kung i-describe nga natin, parang yung mga pangkaraniwang ano nga, Santo Niño na nakikita natin sa mga tinda-tindahan sa Quiapo, sa Tayuman, sa mga ano, sa mga tabi-tabi. Pero, nakakapagkakalala. Unexplainable pa rin. Bakit out of all those, siya ang naglangis na doon. At saka, kung i-inspect mo ang image, hindi mo naman masasabing may daya kasi wala namang butas, wala namang ano. So, nakita naman, maraming makakapag-attest niya na hindi naman nadaya yung image niya. So talaga, you can say it is indeed God's providence na naglangis yung Santo Niño. Oo. At sa pamamagitan ng langis na yun, maraming napagaling, maraming grasya at biyayang natanggap, maraming sagot sa nakuhang sagot sa panalangin. Kaya nga sabi ko nga, bakit 28 years na nakakalipas, hanggang ngayon grabe pa rin ang paglalangis niya. Ibig sabihin siguro, parang yan ang living proof na buhay ang Diyos. Gusto niyang samahan niya tayo, gusto niyang makisama din sa atin.
Correct. Ito, I acknowledge ko lang ibang mga view, ang mga ibang nag-comment sa atin. Sure, Sir Ogre Palonzo, nakatutuwa at napapaalam natin sa lahat ng makahulugan na pagdedebosyo natin sa Santo Nino. Sir Yuffie, also ang Santo Nino ng Tacloban ba? Ah, okay. Si Chad. Ah, okay. Si Mary Mediatrix Liagas. Anak, ito, makwento ko lang ha. Ito si Mary Mediatrix Liagas. Anak to ng Department Head ng TLE sa amin. Kaya ganito ang pangalan niya kasi pinanata siya sa Lipa. Sa Lipa. At ang palayo niya ay Pia. Kasi pinanata din siya kay Padre Pio. Pio. Binan mga bansag ngayon sa kanya. Hello Pia, magandang gabi. Hello kay Sir Yaga. Hi. Ano, miracle to nangyari sa kanya. Miracle Joshua Mariano. Salamat po pala sa Copy James Bendik Malabana. Talagang liturgically loaded ang novena sa Santo Nino de la O. Danny Lopez, hello, magandang gabi. Si Lance Eli Silva. Kaya nga kung tutuusin Santo Nino festivities is also part Festivities can upon my own viewpoint make the celebration or commemoration of Christmas logically sound na lagunitain until February 2 kasi again, nakapokus tayo sa misteryo ng incarnation and pagkabata ng pagkalawang persona, ang Panginoon. Yes, indeed, tama ka po dyan. Si Sir Pagaw, yun po bang Ninos Innocentes ba ay bahagi na rin ng pagdiriwang kaugnay pasok sa pista ng batang Jesus? Basically, di ba, ang pagdiriwang natin ng Innocentes ay yung mga ibang mga bata na minasakero. Ang Ninyo Innocentes kasi is inassociate mo yan doon sa mga sanggol na pinatay ni Haring Herodes. Okay. Yes. Ang kinocommemorate natin dito, hindi technically ang batang Jesus, kundi ang martyrdom ng mga sanggol na to na hindi man sila technically nag-volunteer, pero kumbaga, may tinatawag doon eh, ano yun? Martyr in ano, indeed but not in will. Tama ba? Tama ba, Benny? Yes. Martyr in will sila but not in will. But not kasi, in will. Kasi syempre, mga bata sila, hindi nila alam ang nangyayari. Ang kinocommemorate natin dito sa Innocentes, yung mga batang napaslang ni Haring Herodes na yung dahil sa kanila na kumbaga, inalay nila ang buhay nila upang masigurado na ligtas ang Panginoon. Ito, may PM sa akin si Sir Brian Agunat, yes. Teacher from Osmeña High School. May research po si Sir Raul Espinosa, co-teacher namin, fellow teacher namin to ng AP sa Division ng Manila. May research po si Sir Raul Espinosa ng Rojas High School hinggil sa Lakbayaw. Sana madali natin makausap to. Sabi din niya, ang pagdedebosyon sa Santo Nino ay isang paalaala sa atin na dapat nating tularan ng kanyang kababaang loob na bagamat siya ay Diyos ay hindi nagpilit na maging kapantay ng Diyos. Actually, ang isa sa pinakamagandang lesson na dapat matutunan natin sa pagdedebosyon natin sa Santo Nino ay inggit ni Sir Brian, humility, kababaang loob. Yeah. Na dapat ay na-emulate lahat ng mga sa kanya. Try to possess the childlike qualities. Yes. At ito yung punot dulo na dapat lahat ng ginagawa nating pagdedebosyon sa mahal na Santo Nino. Yes. Yes. Siguro, ito. Tumabanggit lang natin ang Santo Nino de Praga. Okay. Yes. Santo Nino de Praga ng San Beda. Yes. Kasi alam natin sa history natin marami tayong Santo Nino de Praga. Pero ang i-emphasize ko dito, yung sa San Beda Menjola at saka yung sa San Beda Alabang. Okay. Ang story kasi ng Santo Nino de Praga ng San Beda, nag-born out yan out of the initiative ng Benedictine community na magtayo ng kopradiya alang-alang sa banal na sanggol or to put it simple, the confraternity of the infant Jesus na ang mga members nito ay consisting ng mga estudyante ng San Beda. At that time, El Colegio de San Beda pa. So in December 13, 1903, so napag-isipan nila mag-establish tayo ng Confraternity of the Infant Jesus. Mm-hmm. So out of that initiative nagpasa ang mga estudyante noon ng papeles sa rektor para ma-establish yung confraternity. So ito yung chronological ng event. So na-establish na ang confraternity, ang sumunod noon
na-compose yung isang pinaka-well-known Benedictine hymn na associated sa Santo Nino, yung O Nino Diyos, na ginawa to ni Reverend Father Jaime Bofill OSB, na one of the most prominent music teachers at that time sa El Colegio de San Beda. So, dumating ang ano, ang wooden image, November 4, 1904, na ginawa nun ni Maximo Vicente at that time. So, another Maximo Vicente intervention. Mm-hmm. So, no first procession kasi nila nun, noong January, after the establishment of the confraternity, that was still a framed image of the Santo Nino. That was January 17, 1904. So, months later, on November 4, napag-isipan nila, gawa tayo ng image ng Santo Nino. And they asked help from Maximo Vicente upang mapagawa yung image. At yan yung nakikita natin ngayon dyan sa litrato dyan sa PowerPoint. Yes. So, it was installed in the chapel ng Benedictine community sa Tanduay. Tanduay at, sa Maynila. Sa Tanduay sa Maynila. At that time nun, sabi daw ni Maximo Vicente na parang naging pattern ata sa pagbuo ng Santo Nino na yan was yung copy ng Praga na sa pamamahala daw ng Salesian Sisters sa Barcelona, Barcelona, Spain. So, dyan na ngayon nakilala ang Santo Nino de Praga ng San Beda. So, in months later na naman ulit, December 28, 1904, ang Archbishop of Manila at that time na si Jeremias Harty nagbigay na ng approval sa confraternity ng Santo Nino de Praga. So the first procession ng statue na yan na nakikita natin ngayon ay naganap noong January 20, 1905. So ito yon. Actually marami din nagtatanong eh. Saan ba kanino ba talaga dedicated yung ano yung ang San Beda Abbey? Ang San Beda Church. Technically, ang Abbey kasi, ang Abbey Church ay under the patronage of Our Lady of Montserrat. Ang Saint Benedict is, syempre, father of the order kung sino yung namamahala dyan, which is the Benedictines. Ang Santo Nino kasi, kaya lang yan naging, ano, naging focal point ng mga ano, is because of the confraternity and ano, and of course, yung mga estudyante ng San Beda noon. Yes. Kumbaga kasi ang Santo Nino ng ang Santo Nino de Praga de San Beda ay nagsiserve as model ng mga estudyante sa El Colegio de San Beda. Even to this day, na lahat ng mga estudyante, lahat tingin kay Nino. So, ngayon, nagkaroon eventually as time went by, nagkaroon ng evolution ng ano, ng feast day. Actually nga eh here in Alabang, even in Menjola, there were times na we called the festivities of the Santo Nino as frolics. It is a three-day celebration, three-day freedom celebration in honor of Santo Nino na para siyang ano ba, fiesta carnival na may field demonstration pa. Na parang all of the childish. Parang cultured ano, a merrymaking ng mga taga-Beda. Oo, yan ang merrymaking ng mga taga-Beda. Na all of the fun activities, parang ano ba, fun activities na ano, from field demonstration to mga parties and games, nandoon yan. And it is all in dedication sa Santo Nino de Praga. So, kailan to ginugunita? Normally, sa San Beda Menjola, ginugunita ang kapistahan ng Santo Nino de Praga every last Sunday of January. Although this is celebrated in Triduum, ang kanyang culmination will always be the last Sunday of January. Ang sa Alabang, actually sabay sila, actually si San Beda Menjola at saka si Rizal, magkasabay sila. Ang San Beda Alabang na iba. Ang celebration ng San Beda is 3 days leading to the Feast of the Santo Nino. Normally, it would lead to the Feast of the Santo Nino. Pero, parang because of the pandemic or may other factors, minsan namu-move yun. Pero normally, tumatapat siya every ano third Sunday of January din, yung sa Alabang. So, may itong celebration, ano, diba? May copy din ng Santo Nino de Praga ang Alabang eh. Yes. May copy yun.
Actually, I'm still trying to figure out pa yung pinaka-exact history niya eh. So I will get back to you on that soon. Mm-hmm. Although, some speculation said that it is also a Vicente creation din as well yun. Pero I'm still figuring out pa the details. So, yun ang sa Santo Nino de Praga ng San Beda. So, ang fiesta associated sa kanya ay tinatawag na frolics, and at the same time, because of that Santo Nino, na-establish din ang confraternity ng Santo Nino de Praga, and because of it, parang siya yung naging pinaka-devotion ng mga Bedista. Parang automatic, no? Lahat ng mga estudyante na San Beda College magiging member ng confraternity na yon. Parang ganun nung time na yon. Kaya parang parang na-associate din, hindi lamang yes, ang Birhen ng Montserrat sa mga taga-Bedan, but particularly itong Santo Nino mismo ng Praga. Kung tutusin niya, mas sineselebrate nga nila talaga all out ang Santo Nino de Praga eh. Actually, kapag nagpupunta nga ako dati, nung unang mga taon na nagpupunta ako sa San Beda, hinahanap ko ang Birhen ng Montserrat kasi ang nakapatente mismo sa high altar ng San Beda Church is yung Santo Nino mismo. At saka isa pa lang trivia. Kung gusto ninyong mahawakan ang Santo Nino de Praga ng San Beda, pupunta kayo on the last day ng kanyang festivity. Okay. Kasi binababa siya from the high altars. Kasi, pinaprocess yun on the last day. Hinahanda na siya for that, for the processions. Tapos yung kanyang karosa, yung kanyang silver, yung parang bubong niya, that is still yung 1900, yung 1900 pa. Yung kanya parang, yung original na templete. Salamat. Yung original templete pa niya. Ito, mapahabol lamang mula sa ating mga viewers. Viewers? Mula kay Lance Eddie Silva. Kaya pahabol, mas maganda ay... okay, nabanggit ko na yata ito. Ulitin ko. Kaya pahabol, mas maganda ang celebration talaga ng Pasko na i-extend sa mga popular piety kasi mas logically sound. Sabi ni Patreng, ang mga imahe ng Santo Nino sa exhibit ng Malolos ay umaabot sa 350 and more sometimes. At ang ipinaprosesyon ng mga imahen sa kapistan de Malolos ay umaabot sa 300 ang karosas. Ito yung kinukwento ng dati kong co-teacher na gabi na daw, hindi pa daw tapos. Yes, ang haba niyan. Naabot tayo ang gabi niyan. Oo, ang haba yan. Yes, true. Sabi ni Ate Rose Buena Esteban, share ko lang, nag-request ako ng prayer from the healing of Attorney Beltran last year of August kasi na COVID and with a heart problem. Tapos gumaling through the Santo Nino de la Providencia. Miracle talaga. Thank you, Lord. Pwede siya magbigay ng testimony, no? Yes. The more testimony, the better. Para may tala iyon, yung mismong kwento ng, yung salaysay ng Himala mismo. Through Santo Nino de la Providencia. Yes. Kasama din natin ngayon si Sir Mark and Angelo Enriquez mula sa Division of City Venezuela. Hello po, Sir Enriquez. Dati ko siya kasama sa Our Lady of Fatima University. Hello po. Ito. Siguro magandang panapos itong dalawang to. The last two. Ang Santo Nino de Monte Muntinlupa. Sa atin yan, Benny. Ito yung kinukwento kanina na naka-dedicate. May isa daw kanta si Sharon Cuneta. Sa kanya daw yung naka-dedicate yung kanta ni Sharon Cuneta na Santo Nino. Allegedly, we heard na ang kantang Santo Nino ni Sharon ay dedicated daw umano sa Santo Nino de Muntinlupa. Allegedly. Yes. Mm-mm. Tapos, kinakanta din siya kapag novena, kinakanta siya. Yes. Aside sa dalit ng Santo Nino de Muntinlupa, yung kanyang dalit, aside pa doon, pati yan kinakanta din. Kinakanta pala yan? For some reason, alam mo ko saan ako fascinated dito sa kwento ng Santo Nino de Muntinlupa. Noon umabot sa korte. Yes, kasi umabot sa korte. Kwento nga yan. Okay,
Ganito nangyari. Sometime, ninakaw siya. Sometime ago, ninakaw. And then, nung nagka-search and rescue sa Nino, nakita sa isang pamilya sa San Pedro, Laguna. Huwag na natin pangalanan. hindi ko rin alam. Hindi ko rin yung alam yung last name. So, I wouldn't, basta nasa isang pamilya umano. Uh-huh. And then, parang i-request na ibalik yung Santo Nino, and then nagpagawa ng isa pa. That is strikingly similar doon, yes, sa Santo Nino. It is very strikingly similar. Then, isa sa mga court day hearings, nagpanaginip ang Santo Nino sa Recamadero. Nagpanaginip. Mm-hmm. Ito na yung medyo interesting. Nagpanaginip ang Santo Nino de Muntinlupa sa Recamadero. At ang sabi niya, malalaman mo na ako yon kung merong bangaw na dadapos sa aking ilong. Oh, kasi para nagkaroon ng confusion noon. Kasi para nagkakaba. Yes. Dalawa nga eh. Galing dyan sila. Original image. Kasi parang binabawi na. Binabawi na ng tao yung original. Eh hindi maitukoy kung alin doon yung original image. Then kasi came down na panaginip. Kasi community image talaga kasi siya. Uh-oh. And then, yun niya. Medyo weird pakinggan, di ba? Na malalaman mo ako yon pa may malaking bangaw na dadapo sa ilong. It's very specific. And lo and behold. Oh. The day came of the court hearing. Merong isang malaking bangaw na biglang pumasok sa court at dumapos sa mismong original statue. Ayun. Ganun na at doon na settle. Strangely, doon na settle. Nabanggit kasi ng nung Recamadero kasi napanaginipan ko ang Nino. Ito yung sinabi. O yun. Kaya siya sabi nga, ito laging siya sabi to ni Benny. Nabanggit mo to, Benny, doon sa iyong live. Huwag kayong mag-playtime sa poon. May gabaya. True. Yeah, true. Very true. I've said it once. One classic example ay nangyari sa Santo Nino de Tondo. O ninakaw. Oh. Ano nangyari? Binaliw. Ah. Nabaliw yung mga nagnakaw. Santo Nino de Tondo. Ganun din kay Ina. Sabi niya, Francia. Kaya ito, mabagit ko lang, no? Kasi hindi ko to masyado na-express no nakaraan dun sa live natin nakaraan. Yung pinagtangkang barilin ng isang ministro ng hindi ko nababanggitin ko anong kulto o sekta yan. Sabi ko nga, kung itong taong to nag-iisip, alam niyang maraming tao na sumasama doon sa prosesyon at kung talagang galit na galit siya doon sa imahe ng Pong Nazareno, sana naisip niya paano kung dumaplis yung bala. Di may natamaan. Oo. Sabi ko nga, alam mo yung pagkabulag natin, yung pagkabulag ng ilan sa pinaniniwalaan nilang sa tingin nila ay tama, siya kung ito yung nagtutulak sa kanila na gumawa ng masama, sabi ko nga mag-isip sila yung talagang sinasamahan nilang grupo, kulto o sekta, talaga bang nandun ba si Kristo? Yeah, respetuhan. Yeah. Generally speaking, respetuhan lang. Oo. Yes. Kasi tingnan mo ha, nung translation nitong taon, may mga nakita akong picture na mga kapatid nating mga Muslim sa Quiapo, namimigay nga ng tubig sa mga deboto na nasa Yes! Ayun. Yes! Yes! Yes. Dito mo makikita talaga na ito ang magtataka. Hindi naman may respect. Big respect sila sa faith natin. Hindi tinuturing ng mga Muslim si Isa. For the Muslim kasi, ang pangalan ni Jesus ay Isa. Ah. And they consider him only as a prophet. A great prophet for Muhammad. Or Rasul. Pero nandun yung tolerance. Nandun yung tolerance between the Christians and the Muslims. Kaya magtataka ka, buti pa itong mga Muslim na iba yung tingin nila kay Kristo, but yet napapractice to. How about dun sa ibang mga so-called Christian denominations? Even the Mormons sa Santo Nino de Malolos, they would allow yung procession. Kasi magkatabi lang yung vicinity ng Mormon church at yung sa templete. But they don't mind. They don't mind. Yeah. Kaya nga dito ka magtataka sa mga tinatawag na so-called.
Christian denominations. Hindi pala sila Christian kasi hindi pala nila pinaniniwala ang Diyos si Kristo. Sorry. One indicator kung talagang Christian ang iyong simbahan ay pinaniniwalaan mo ang Diyos si Kristo. Wala na, ano lang ako. Kung saan ako nag-isip tong ministro to, tong official na to ng simbahan nila, kung dumaplis yung bala, may natama ang tao kasi binulag siya ng maling ano niya eh. Maling kanyang bala. Yet it causes life. Diba? Yun yan, diba nagkaroon ng stamping niya pagkatapos nun, which causes death eh. Mm. Kaya lesson learned. Kumbaga, balik din agad sa kanya. Mm. Lesson learned. Never make any attempt against. Yes. What goes around comes around. Comes around. Agad-agad yun. Agad-agad yun. Diyos ko. Ayan. So nagpaliwanag ngayon yung mga iba't ibang santo, iba't ibang depiction ng Santo Nino na pinagdiriwang natin starting from Christmas until January. Pero, merong isa pang Santo Nino na pinagdiriwang natin sa mga panahon naman ng Lent. Very peculiar dito sa atin, especially dito sa Metro Manila. Ang Santo Nino de Pasyon sa St. Peter and St. Paul Parish ng Makati. So what's this? Okay. The Santo Nino de Pasyon, clearly Spain talaga siya. Clearly. Kasi there was an existing Spanish devotion to the Santo Nino de Remedio na halo na pinagmulan ni de Pasyon. Okay? Mm-hmm. Na may dalang krusipiyo at malungkot. Sige, oo. Sige. Proceed. Malungkot. Then, dinala siya sa simbahan ng San Pedro San Pablo na kilala rin bilang dambana ng Virgen de la Rosa ng Makati. Okay. And then, nagsimula na siya ipagpista soon after nung nagkaroon din ng another cholera epidemic. Cholera epidemic ulit. And then, dahil sa tulong ng Santo Nino de Pasyon, nawala. Kaya nawala ang cholera epidemic sa Makati, o as we call it before, San Pedro de Makati. Yes. And kaya from there, originally, ang fiesta niya talaga was Septuagesima Sunday, which is one of the three pre-Lent Sundays sa Old Calendar. Yung mga pre-Lent nun sa Old Calendar. Septuagesima. Yes, there is such thing as pre-Lent season. There is such thing before. And ngayon, ginawa na ordinary time for some reason. Oh, Septuagesima. Cinqua. Then Quadra. Quadragesima. Quaresma na. Yes. Mm-hmm. Until then years later or centuries later, nilipat na siya sa kanyang current feast day na second Sunday of Lent. And why? Kasi ang pista ng Santo Nino de Pasyon marks the closing ng Santo Nino season. Siya kasi nang huli magpipista na Santo Nino. Yes, siya yung huli. Kumbaga, the reason na bakit ganon, it's because, one, it's turning our attention after the joyful Christmas celebration. We're about to journey through the suffering and the passion of our Lord. Papunta na tayo sa ganung season that will culminate in Good Friday, Easter Triduum, Jueves Santo, Viernes Santo, Sabado de Gloria at Easter Sunday. Doon na siya papunta. And you would notice talaga na malungkot yung kanyang countenance because there were two pious legends about the Santo Nino de Pasyon. And same also as also sa Nino de Remedio sa Spain. One is a pious legend na habang nasa workshop siya ng Señor San Jose, na kanyang ama-amahan, parang siyang nakapag mini crucifix, mini cross. Tapos he picked it up at para siyang nagme-meditate, parang he already knew what will happen to him 33 years later. Kumbaga foreshadow siya. Yes. Mm-hmm. And another one is yung perpetual health tradition. The other one. If you will notice yung sa icon ng Our Mother Perpetual Health ng Baclaran. I-relate natin sa dito sa Santo Nino de Pasyon. If you will notice the icon, and according din sa pious legend din, na habang naglalaro ang Santo Nino, ang Nino Jesus,
Biglang nagpakita ang Arkanghel Gabriel at ang Arkanghel San Miguel na dala-dala ang mga instrumento ng kanyang pagpapakasakit. Dala-dala nilang dalawa. Tapos, tumatakbo ang ninyo papunta sa kanyang nanay, ang mahal na sa mahal na birhen. Mm-hmm. And then, nung nakita naman yun ang mahal na birhen, ang ninyo napatakbo at napakalong sa mahal na birhen. Tapos, parang napag-ano din ang birhen na parang makita, na-foresee na rin niya kung ano magiging future ng kanyang anak. Kaya if you will notice the perpetual help icon, hindi siya smiling. You would notice it. Actually, ang paliwanag nga doon sa ibang mga books, si ang batang Jesus doon sa perpetual help painting ay nagpapakita ng fear kasi pinapakita na sa kanyang instruments of passion niya. Yes. At saka makikita mo din yung fear doon daw sa symbol ng loose sandal sa isang paa niya. Yes. Because tingnan mo, meron pag-akyat niya sa kandungan ng birhen. Yes, yes. Yun yun. Makikita mo yun sa loose sandal niya na yung andun yung takot. At dito nga sa Santo Nino de Passion, makikita mo din na parang he has already this idea what will happen to him years from now. Kaya yung countenance niya, kita mo. Actually, yun yung aral kung bakit ganito yung depiction, yung countenance ng Santo Nino. May sadness, may fear, may ano. Oh. Because he is fully aware of his mission. So meron din itong depiction kasi normally ang alam ng marami sa atin ng Santo Nino is chubby, maligayang bata. Maligayang bata. And then meron din here comes na meron pa lang Santo Nino meditating on his imminent sufferings. Many years before. Parang kumbaga complete opposite from your typical Santo Nino. Yes. Mm. Kaya may mga iba't ibang depiction ng Santo Nino na nakikita ngayon natin dito sa Pilipinas. Kaya nga nakatutuwang isipin, oh, 'di ba? Inabot na tayo na halos ng paalas G's at halos na discuss natin. Oh, discuss natin yung mga most popular pa lang to, ha? Most popular pa lang to. Kung buong Santo Nino listo eh. Aabot tayo ng Siam-Siam. It's going to be a long one. Ngayon JP, Teleton ang mangyayari. Oo nga. Hindi pa natin nadidiscuss ito. Hindi pa natin nadidiscuss yung iba. Yung ibang mga Santo Nino. Mahaba-habang listahan yan. It's a long one. And may mga significant Ninos pa. Like yung sa Ternate. Oo. Yung sabtang sa Batanis. Sa Indang. Batangas. Oo. Pero di pa natin na-feature yun. Ipa-feature natin. Siguro yung dalawa lang siguro, yung Ternate tsaka yung Indang. Kasi may common silang ano eh. May common silang tradisyon ng paligo eh. Paligo. Yes. Mamaya, we will go there. So, yun. Maraming mga naipaliwanag kanina sa atin ngayon of the popular devotions ng Santo Nino sa Pilipinas. Nabanggit nga kanina na mostly ang alam natin Santo Nino is naka royal robes. Masayahin, chubby, cute. Ito, here comes the Santo Nino de Passion meditating on his sufferings, his imminent sufferings. And mabanggit na din kanina, no? May practice kasi din na marami sa ating mga Pilipino na bukod sa pagsusot ng mga royal robes ng Santo Nino, pinasusotan sila ng pulis. Yes. Malilit na sando. Anong take nyo dito? JP, anong take mo? Well, sa akin na sa kung ako tatanungin mo kasi depende yan sa perspective ng devotee. Kasi in all my years na pagde-devotion sa Santo Nino, marami akong naririnig na kwento kung bakit ito yung napili nilang Nino, bakit ito yung binibihisan nilang Nino. Kaya kadalasan may makikita kang mga Nino na nakabihis police, nakabihis na doktor kasi parang una it is associated with their profession. Na kunyari, kung ako ay polis at binihisan ko si Nino na bilang polis, naway sa pamamagitan ng pagbihis ko sa kanya ng polis ay dinggin niya panalangin ko na gabayan niya ako sa profession ko bilang polis. Kung binihisan ko siya ng doktor, hinihiling ko ang gabay ni Nino sa aking profession bilang doktor. Again, it is
all depending on the perspective of the devotees when it comes to that. Pero sa akin lang is, kung bibihisan ninyo ang Santo Nino, yung ano lang, yung kaya-aya na, I am not against naman na binibihisan nyo siya na bilang doktor, bilang mangingisda, bilang, meron pa nga, may nakikita pa nga ako basketball player eh. Kung ano, kung yeah, talaga na, kung naakma naman dun sa prayers ninyo related sa respective professions ninyo, kung bibihisan niyo lang siya ng as if parang cartoon character siya, doon tayo medyo magiging against. Ay, kasi you have to remember, may mga ilang you have to remember ano yan, batang Jesus yan, Jesus pa rin yan, Diyos pa rin yan. Kaya kung paano natin binibigyang galang ang Jesus na bilang adult, dapat ganun din dapat ang pagbibigay galang natin sa Jesus bilang bata. So kung bihisan nyo man siya bilang naayon sa profession ninyo, walang problema. Pero yung gagawin nyo siyang cosplay or parang laruan, wag, please. Pa eh. Magbigay galang tayo sa batang, ano, sa batang Jesus. Yun lang po. One of the most atrocious pictures na nakita ko siguro ay yung ginawang kinonvert ng Santo Nino ng San Goku. Oh, may mga ganun. Oh, my God! Kasi ang problema, ito yung pinaka problem sa atin na hindi well catechized din kasi ang mga deboto na yes. Iniisip nila ito yung sad reality from sa mga nako-collect ko rin mga stories from devotees and so-called devotees na for them parang nakikita nila ninyo bilang ano ba, how will I put this, parang playtime, sabihin na natin yun, playtime nila, dinadress up nila playtime. Na hindi naman naaayon sa pagbibigay. Kasi yun yan, nakakalimutan nila na bata. Oh, bata nga yan. Pero wag niyo rin kalimutan, Diyos din yan. Dapat bigyan natin din ng galang yung banal na sanggol. Yung banal na bata, yung Santo Nino. Yun lang yun. Benny, ikaw, ano take mo? Okay. Ang sa akin naman is, tama naman si JP about it, na yes, we can go ahead na damitan ang ninyo in different professions. Kasi, for me, they have this unconscious psyche na pag binihisan ko si ninyo ng ganitong profession, parang siya yung naging repository of my aspirations at aking mga pangarap through the Santo Nino, na parang hihiling ako sa inyo o Santo, umahal na po ang Santo Nino, nagabayan niyo po ako sa kung ano mang profession na aking kinuha. Kumbaga, naging ano din siya, parang may psychological ano din siya, na parang siya yung naging repository ng ating mga gusto natin sa buhay. Oo. Sana, tutungan niya tayo, gabayan niya tayo, and everything. And, ito yung medyo forgivable pa na iconography. Medyo forgivable pa. Kasi, again, ang mga Pilipino, mahilig sa bata. Diba? Yes. Mahilig sa bata. And pag sa atin, mahilig tayo, and para sa atin, ang bata mahilig mag-dress up. Diba? So, yes. Parang nadadala natin yung ating ganong cultural traits sa mismong Santo Nino na kumbaga, in traits parang unconsciously, nagiging parte na ng pamilya natin ang Santo Nino. Unconsciously. Hindi man natin siya ma-realize yet, but parang yun yung lumalabas. Kasi, lahat ng ating gagawin sa pang-araw-araw na buhay, hindi pwedeng hindi tayo magdadasa sa Santo Nino. Regardless kung yan ay Santo Ninong gala o replica ng mga ikilala Santo Nino sa buong Pilipinas or international for that matter, hindi pwedeng hindi mawawala yung pag-ano natin sa Santo Nino kasi naging parte na siya ng ating pamumuhay, naging parte na ng ating kultura, kasaysayan, at maging sa ating pamilya, na kumbaga siya yung pinaka-accessible. And yun, that's the keyword, accessibility. Kasi yes, ang bata, madaling lapitan, madaling kausapin. Di ba? So kumbaga, it's a manifestation of accessibility. Kaya, forgivable pa yung pagsusot sa kanya ng different na profession. Forgivable pa yon. And at kung tutuusin, yung sa kanya accessibility na parang sa kanya natin sinasabi lahat. Yes. Para kinakausap, di ba? Yun. And actually, in sa akin, bilang ano,
bilang Katoliko, babalik tayo doon kasi doon sa idea kung ano nga ba ang layunin, bakit meron tayo mga sacred images na until now ay hindi ko maintindihan, bakit hindi pa rin to maintindihan ng ibang mga kapatid natin mula sa ibang mga pananampalataya. Muli, nililinaw natin and pinapaliwanag natin na hindi natin sinasamba itong mga imahen na ito. Malinaw yan at walang ituturo ang simbahang Katoliko na dapat sambahin ang mga po, ang mga itong mga poon na ito, itong mga santo na ito. Yes. It doesn't necessarily mean na hinahaplos sa plus mo siya, lumuluhod ka sa kanyang harapan, it's already a form of adoration. Malinaw sa atin, sa ating mga Katoliko, tayo, na ang pinipintuhuan natin, ang ating hinihinga ng tulong, ay hindi yung kahoy mismo, hindi yung resin, hindi yung ivory, kundi yung mismong kinakatawanan nung mismong imahe na iyon. Just like also the Santo Nino, lumaganap ang devotion kasi sa Santo Nino kasi nagkaroon tayo ng idea na kaya nating lapitan ng Panginoong Jesus sa anyo ng isang bata. Yes. Na-associate ng mga Pilipino yung ilan sa mga qualities niya na pag-una yung nabanggit natin, pagkahilig natin sa bata. Mm-hmm. Na nakikita natin yung sa katauhan mismo ng batang si Jesus na nakikita natin nakaukit. Kaya tuloy, ang idea is kung ako bilang guro, nais kong sa pamagitan nung halimbawa pagdadamit doon sa Santo Nino, kung ako man ay doktor halimbawa, ay ina-associate ko yung sarili ko sa Panginoong Jesus at sa pamagitan nito is na-incorporate ko yung ilan sa mga ideals ko sa pag dedebusyon ko sa poong Santo Nino. Yes. Kaya nga dito ngayon papasok, since kino-consider natin itong imahe na to na Santo Nino as sacred. Yes. Bilang representasyon ng Panginoong Jesus sa katauhan ng isang bata. Ito yung kadalasan nawawala, especially sa ibang mga nagsasanto. Both nagsasanto tsaka sa mga hindi. Nawawala kasi yung sense of the sacred. Dito ngayon papasok yung iba na parang pini-playtime yung ibang mga bina-Barbie, yung ibang mga images. Not only the Santo Nino, but the different, of course, the different Marian images, of course. Yung appropriateness lang ng pagdadamit sa kanya. Yun lang naman yung nais nating iparating, lalo na sa mga kapwa natin deboto ng Santo Nino, yung gustong pagbibihis lang sa kanya. Oo. And there actually, should be sacredness pa rin sa ano, sa imahe. May nag-message din sa akin. Sabi daw niya, yung pagdadamit mo ng Santo Nino, lalo na yung ayon sa profession mo, ay isang paraan para iparamdam mo sa Santo Nino kung ano yung pinagdadaanan mo ba bilang police, bilang ano. Kumbaga, it's your way of telling ninyo, ito yung pinagdadaan. Sa pamamagitan ng pagdadamit ko sa iyo bilang police, naway maintindihan mo yung aking mga pinagdadaanan bilang police. Sa pamamagitan ng pagdadamit ko ng ganito, parang kumbaga, may sense of ano ba, empathy ba? Parang ganun. Just like also, di ba kapag dinadamitan natin ang Santo Nino, but originally, ang damit ng Santo Nino ay damit ng isang hari, ng isang prinsipe. Oh, so kinikilala natin si Jesus bilang hari, much as the same time kapag binibihisa natin ang Santo Nino sa anyo ng isang guro, ng isang pulis, ng isang doktor, ina-associate natin kung ano yung kahilingan din natin sa Panginoong Jesucristo. At saka yung pagdadamit niya kasi yung sa mga secular attires na alam natin, parang sa kanya kasi parang bilang parang it goes to show that Jesus is also vulnerable like us. Yes. Kumbaga nakikishare siya sa ating vulnerability. Yes, he is God, but we often forget that he's also fully human. Na nagugutom siya, nauuhaw siya, inaantok minsan, kaya gustong matulog. He's also human. Mm-mm. Na even correct. To the point nung bata pa siya, he was also subjected to under the orders of his parents, si Mary at saka si Joseph. Kadalasan nakakaligtaan natin din yung mga ganung qualities, yung obedience, simplicity, sincerity, or to put it simple, the childlike qualities nga. Yan yung ano dapat na naiintindihan ng marami sa mga deboto
ng Santo Nino. Ano ibig sabihin? Hindi yung ano, hindi yung ginagawa siyang anting-anting sa harap ng tindahan. Yeah. I love it. Actually, I think there's a guideline. A guideline about the knee na nilabas actually, ang ARCOP. This, mm-hmm. this is, ano kasi, parang, ang Santo Nino kasi is more than just a religious symbol. It has also affected the socio-cultural aspect of our country. Kaya, socio-economic-cultural. Socio-economic-cultural, kasi kita mo, may for us Catholics, we see Santo Nino as ano, as the venerated godchild. Pero, may mga iba naman, tinitingnan natin siya bilang pampaswerte sa ating mga business. Mm-hmm. Oo. Kaya tama lang talaga, ano, proper, I think proper catechism ang importante yes. para maintindihan natin. Yes, yes. Para maintindihan natin kung saan nang gagaling yung devotion, yung pagdedebosyon natin sa Poong Santo Nino. Iba para talaga may ano, na well-versed ka sa idea kung ano ba purpose talaga ng image at pagdedebosyon sa mahal na Santo Nino. Mm-mm. Tama 'yun. O 'yun. Kumbaga, so kailangan ng foundation. Kailangan meron tayong catechetical foundation na yes, yan din siguro magiging challenge sa ating mga kaparian at sa atin din na paano natin matuturuan ng kung ano ang tamang pagkilala at paparangal sa Santo Nino na inline sa kung ano ang tinuturo na ating simbahan para yes. hindi tayo paakusan na ano tayo sumasamba sa po sumasamba sa ganito chuchu whatever yung ganun. Actually nga Benny nung nagsisimula pa lang kami sa Marin Exhibit laging kwento sa amin ni Tita Babes Davantes. Hello po Tita Babes kung nanonood ka man po. Hi Tita Babes, hello po. Kasi kami aral kami sa mga matatandang nagsasanto. Ang laging turo sa amin bago ka magpagawa ng isang image. Aralin mo muna kung ano yung pinipintuhuan ng titulo ng birhen, titulo ng isang santo. Yes. Kasi kami noon kasi tatanungin kami noon, kailan ang piyesta niyan? Anong kasaysayan ng pinagpagawaan mong ano depiction ng birhen? Ano yung alam mong qualities ng birhen sa ini-interrogate kami niyan. Ano yung mga qualities ng isang ng santo na sa tingin mo yung makarapat dapat i-emulate diyan sa pinagpagawa mong pinagpagawa mong po. Unlike kasi sa kasalukuyan, sorry to say, yung ibang mga nagpapagawa ng santo kasi tinatanong nila, ano yung kulang sa exhibit? Yes. I've seen it. Diba? Kulang sa exhibit. Ano ba yung kulang sa exhibit kasi yung napagagawa ko. And sadly to say, most of those, hindi lahat, nililinaw natin hindi lahat, pero may ilan. Yes. Ilang mga nagpapagawa ng mga santo o ng poon, may hindi marunong mag-rosaryo. Kaya hindi alam yung theological virtues. Kaya nga actually, hindi nakakatagal magsimba ng buong misa. Actually, this is the challenge for all of us. Lalo na ngayon, we are celebrating the 500th year of Christianity. Kung paano nag-evangelize ang ating mga forefathers, dapat ganun din tayo ngayon. Na dapat united tayo in faith, united tayo in our, ano, yun nga. At the way I see it, ang Santo Nino is the best model of to possess the childlike qualities and of course, yung ano nga, to possess yung idea of doing apostolic work, to do evangelization. Siya ang ating modelo, si Santo Nino de Cebu. Kasi nag-journey siya from Spain to the Philippines. Because of that image, siya ang naging greatest tool of evangelization for the past 500 years. And because of that image, especially with the devotion of the Filipinos, not only did the Santo Nino conquer the Philippine Islands, but the Santo Nino has conquered every hearts and homes of Filipinos. Yes. Kaya ang challenge natin talaga, ang challenge talaga sa atin is ngayong 500 years, just like the Santo Nino who evangelized in our islands, how can we do our part in evangelizing? Yun yun. Una talaga magsisimula yun sa sarili natin, JP, Benny. I-emulate natin kung ano ba itinuturo sa atin ng Santo Nino more than the pagbibihes, more than the pagpapagawa ng mga Santo Nino, more than the pag-attend ng procession or pag-attend ng mga religious activities related sa Santo Nino. It's more on the emulation of the characteristics. Ano bang gusto ituro sa atin?
ng pagdedebosyon sa Santo Nino at may dapat bang baguhin sa sarili natin sa pamagitan ng pagdedebosyon natin ito sa poong Santo Nino. Yun yung importante lalo ngayon. Kaya sabi ko talaga, ako pinagdadasal ko talaga sana matapos na tong salot na to. Oo nga. Lalo na itong pandemic na to talaga, it is a challenge for all of us how to evangelize. Kung normally we evangelize by going out into our homes, ngayon we try to use the opportunity of social media. Yes. Kaya nga, yan, yes. Yan si Benny may kanyang pintakasi, ako naman may Saint Jose Maria finding God in every place. Si Sir Danilo mayroon siyang kanyang ano din, yung kanyang Sir Danilo's TV na nakakatulong din para i-educate tayo, especially when it comes to the history of our faith. Actually, ngayon, ano, ito alam na, nabanggit ko na to sa dati kong palabas. Kaya ako na-launch si Sir Danilo's class is because, sabi ko, nahihinayangan ako doon sa Wi-Fi na gagamitin ko lang just for the heck of it. Sabi ko, why not utilize the power of the internet to educate? Okay. Kasi maraming mga estudyante, maraming mga bata ngayon ang babad. Oo. Oh, yes. Why not utilize the power of the internet? Hindi kung ano yung mapinapanood nila. Somehow may ma-came across sa news feed nila na isang worthwhile na palabas. Tama. At saka I would encourage everyone, lalo na ngayon in line with the 500 year celebration, use the power of the internet to evangelize, to bring Christ to others, to inspire people na kahit grabe ang sitwasyon natin ngayon dahil sa pandemya, nandyan pa rin ang Diyos, hindi pa rin niya tayo pababayaan. Yes. Kasi ito yung sad reality eh. The pandemic has brought not only the best in us but also the worst in us. Of course. Yun yung sad reality dyan. We have to be reminded na even in the toughest times of our history, in our life, nandyan pa rin ang Diyos, hindi pa rin niya tayo pababayaan. And He uses each and every one of us as ways and means to bring out that love that God has for humanity. Gagamitin niya ang tao. Pero that will only happen if we give our yes. Ika nga doon nga sa ating narinig nga nating kanta nga doon sa ano, doon sa tema ng 500 year of Christianity, it all begins God's love, yes. God's establishment of His kingdom here on earth once we give our yes. 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 Andun, nakadepende sa pagtugon natin. Nakadepende sa pagtugon natin. Hindi magiging matagumpay ang 500 year celebration natin kung sa atin, mananatili naman tayo sa pagiging ganito. Yes. And sa mga nakikinig ngayon, paano tayo makatutulong? Ako'y isang ordinaryong estudyante lang, isa akong ordinaryo lang na guro, isang ordinaryong netizen lang. Use the power of the internet. Utilize the power of the internet to evangelize. And it's already a form of evangelizing, particularly in these trying times. Malay natin doon sa pinost natin, naka-inspire tayo ng isang tao. Diba? Yeah. Yes. Mm-mm. We might have inspired someone to foster the Santo Nino devotion and then emulate his virtues. We may never know. One of the audience will have that some certain enlightenment on their minds. Yes. Ito yung layunin itong episode na ito ng Sir Danilo's class. Sa pamagitan itong naging discussion ngayong gabing ito, ay naging maliwanag sa lahat ng mga nakinig ngayon. Una yung kasaysayan at higit sa lahat yung debosyon mismo sa Santo Nino. Sana makatulong to para maintindihan. Yung layunin ko dito, maintindihan. Hindi yung pinapractice lamang natin to blindedly. Hindi lang natin inaalam, kundi isinasapuso din natin itong devotion na to. Yes. Yun ang maimportante, lalo na dun sa mga kapatid natin. Isinasapuso at isinasabuhay. Tama. Mga kapatid natin na nominal. Kasi hindi naman, kasi most of the people na nakikinig at makikinig pa mamaya ay yung katulad nating nakakaunawa nung mismo devotion natin. Yes. Natin ang kwento, alam natin ang kasaysayan, alam natin yung ano. Pero ang pinakamahalaga dito ay maipaintindi sa mga dapat ay unang nakakaintindi ng mismong debosyon mismo. Yes.
Kaya ako actually ako yung nagpapasalamat sa inyo. James Benedict Malabanan and Juan Paolo Bagat. Thank you. Sa karamdaman. 3 hours straight. Oh my gosh, 3 hours straight. At oras. And take note ang palaganap ng Santo Nino. Ayan. Ako yung nagpapasalamat sa inyong oras na ibinigay sa atin sa Sir Danilo class. And part sana kaya po, tayo makatulong ito. Ayan. Part 2 kaya tayo nito. Oh, soon. Pwede, pwede. Part 2 tayo nito. Pag-usapan natin yan, yung part 2 na yan. Kasi dami pa lang ito eh. Mahaba na listahan. Mahaba na listahan. Oo nga eh. Mag-ano po kayo ah, kung mag-PM po kayo sa akin kung ano yung magusto niyong topic. Mukhang magdi-decision na ako na ano, mukhang kailangan kong ilipat na sa Sabado. Para mahaba-haba ang gabi. Para mahaba-haba ang discussion. Kasi feeling ko yung mga estudyante ko, ano eh, hindi pa sila makagagap. Kasi diba ang dati ko schedule is Friday. Mukhang magandang ilipat ko na Saturday kasi mas nakakapakinig sila. O ayan, sabi ni Patreng. Facebook page mo na siya. Facebook page mo na. Oo. Sabi ni Patreng. Mabuhay sa inyong lahat. Sabi ni Sir Pagaw, ako talaga eh, ito totoong kausap natin to, isang mataas na opisya ng DepEd pero talagang ano, talagang malalim ang kanilang pananampalataya, ang kanyang pananampalataya, tsaka ng kanyang family. Mabuhay po kayong lahat, Sir James, Sir JP, Sir Danilo. Maling indulhensya. Ano kaya to? Ano kayong ibig sabihin dito ni Sir Pagaw? Okay. So yun po, sana po sa programa na to, itong episode na to ay naging malalim po, naunawaan natin somehow yung pagdedebosyon natin sa poong Santo Nino and naging malinaw sa atin ngayon saan nanggagaling itong pagdedebosyon natin sa Batang Jesus and saan nakapulutan ito ng aral at inspirasyon lalo na sa lahat ng mga nakinig ngayon. Again, nagpapasalamat ako James Benedict Malabanan and Juan Paolo Bagatsing. Thank you. Paolo, pa-plug na nga nung ano mo, program mo, pahingi, ay, wala pala ako. Pahingi ano lang. Cartel mo para may flash natin ito. May cartel ka ba ng ano mo nung FB page mo? Di ako nakahanda ng cartel ko, Diyos ko. Pero yun nga ano, para doon sa mga gustong sumunod sa aking ano, sa aking creative sa aking page. It's Saint Jose Maria Escriva, Finding God in Every Place. Ito po ay Facebook page, YouTube channel na kung saan ay marami tayong matututunan kung paano makita ang kabanalan sa pamamagitan ng ordinaryong pang-araw-araw na gawain. Ito po ay ayon sa turo at inspirasyon ng aming patron na si San Jose Maria Escriva. Again, Saint Jose Maria Escriva, Finding God in Every Place. Every Sunday, nandun po ako na nagbibigay po ng aking gospel reflection every 3 o'clock. Ayan. So, okay. Paki-follow lamang po ang St. Jose Maria Escriva, Finding God in Every Place, alas 3 po ng hapon tuwing araw ng linggo. Linggo. At siya po yung nagbibigay ng iba't ibang mga pagninilay hinggil sa salita ng Diyos at sa makaturuan ni St. Jose Maria Escriva. Muli, salamat JP, salamat sa pagkakataon, sa pagbabahagi ng iyong kaalaman. Benny, paulit na uli, paplag. Yes. Okay. So for the end. Okay. So for the end time. Okay. So please do like natin ang Pintakasi PH official Facebook page na aking Pintakasi vlog. You can still access my blogger platform and also although I would promote the WordPress blog. Kasi I moved my Pintakasi vlog na sa WordPress. So all of the latest vlogs you can find it on pintakasiph.wordpress.com. Supposedly, I would release a Santo Nino vlog dapat this weekend, but since I have to celebrate my birthday, so I would move it siguro within the month of January. Okay? And kasi may mga additional information pa kasi dumadating, so I have to re-edit. And also, ang aking Sunday show lagi, Sunday with Madam X, every Sunday sa aking mismong Facebook account. And if you want to watch, at sa aking mga kuro-kuro, mga announcement, at ang mga komentaryo sa mga nagaganap sa ating lipunan at sa simbahan, go ahead and check the Madam E
the Sundays with the Madam X Show. Warning lang sa explicit content at times. Kasi minsan talaga. Oy, part 2 daw, sabi ni Patreng. Part 2 na, after Danilo's class with the Madam X Show. Collab. Sabi ni... Oh, sige, why sabi, not? Ako naman kami ni JP ang tatawid. Oo. Ay, sabi ni Rose, ni Ate Rose, sana meron part 2. Congrats at salamat sa inyo. Nakaka-touch yung topic. Actually, habang nagsasalita kayong dalawa, may naisip na akong Facebook page. Ano siya? Digital Broadcasting Network na lahat ng makakilala nating nag-aano, nagko-content. Para alam ko yung magiging title nun. Atin-atin na lang. Oh, why not? Why not? Uy, gawin na natin. Uy, gawin na natin. Para mas maganda yung sa akin. Speaking. Para mas maganda ang ano natin, network. Diba? May okay na oras. Makakilala natin sa Santo World na nagko-content-content. O, oh my God. Magbubuo na po ang board of directors ng ano. mga shareholders. Mga shareholders ng magiging digital network. O, bahala na. Kami muna mag... Para alam ko na yata magiging title niyan, Danilo. Ah. Usapan na natin yan doon. Correct. O, pag-usapan natin yan. Oo. Kasi okay. Ano eh, yung episode natin to for sure, ang laki ng reach nito for sure. Kaya ako sa mga nanood kanina. Maganda kasi ang timing eh. Oo. Sa nais na mag... ito part 2 daw, sabi ni ano ni Lance, part 2, ha ha ha. Gawa tayo network. Oh, Patreng, Diyos ko Lord. Oh, Patreng, oh, gawin natin. Go. Push natin yan. Push natin yan. Stockholder ka na, Patreng. Oh. Majority stockholder. Oo. Push tayo. Sige, pag-usapan natin yan. Push tayo. Okay. Ayan, so bago mapunta sa kung ano-ano mag-papag-usapan na tayo, pinapapanood ng public online at sambayan ng Pilipino. Again, nagpapasalamat po sa ating mga naging viewers kanina. At salamat po sa lahat naman nag-share, nag-like at nag-comment. Thank you. Thank you. Maraming salamat. Okay, dinideclare ko na po, starting next week, magsisimula na po ang Sir Danilo's class every Saturday, alas 7 ng gabi. Again, ang Sir Danilo's class, gagawa na din ako ng cartel, starting next Saturday, magsisimula na po ang Sir Danilo's class every Saturday, alas 7 ng gabi. Kasi masaya. Ayan. Para mas maraming makapanood at mas maraming ang mahabol lang naman natin dito, maraming matutunan yung mga nanonood. Yes. Again, salamat yung mga alam natin. Yes. Ayan, so sa pagkakataong ito ay formal na po nating sinasarang ating palatuntunan. Muli, ako po si Ginong Danilo Costa Lumabas, guro ng Araling Panlipunan sa Matas na Paralang Felipe G. Calderon, kasama si James Benedict Malabanan at Mr. Juan Paulo Bagatsing. Nagpapasalamat po at nagsasabi sa inyo ng isang magandang gabi. Viva Santo Nino, mabuhay. Viva. Ayan. Viva Santo Nino. Araling Panlipunan. Viva Santo Nino. Magandang gabi Viva. Po. Maraming salamat. Good night.